Manata. Easy Double B. Super Radio 594. Latina ka alerto. Servisyo totoo. Easy Double B. Kapuso nyo sa radio. Walang pinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan. Matatag maaasahan. Easy Double B. Super Radio 594. Kapusong Pilipino. Lahat Super Radio. Easy Double B. Servisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. Easy Double B Super Radio. Magandang umaga, mga kapuso, magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga, Mega Manila. Ito ho ang Buwan ng Manong Balita, radyo na, TV pa, kurtisiya na, disiplina pa. Ako po ang inyong kapuso, Orly Tinidad. Kumusta ho kayo, mga kapuso, ngayon pong araw na ito ng Friday 16th, labing-anim sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay, nakatutok sa WBTV, GTV, Radyo na TV pa, maging po sa kanilang ng mga radyo, Facebook Live, at huwag mong kalilimutan, meron po tayo sa YouTube at DCBB Small Letters 594, DCBB 594, mga kapuso. Narito po muna at pasadaan po muna natin ng ating po mga benomano mga balita ngayon pong araw na ito ng Friday, alas 5.33 na po ng umaga. Pamamahagi ng bigas sa halip na cash sa mga benepisyaro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program tugon sa usapin ng inflation. Ayon yan sa Department of Agriculture. Pag-amienda sa vape law isinulong ng isang pulmonologist. Panuntunan sa paggamit ng electric vehicle tulad ng e-bike, binabalangkas na ng isang technical working group. Ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Church sa San Jose del Monte City, Bulacan, diniklarang condemned ng lokal na pamahalaan. At publiko, hati sa panukalang bigyan ng heartbreak leave ang mga empleyadong dumaranas ng pagkasawi sa pag-ibig. Buwan ng Manong Balita! Habol pa ho kayo, baka gusto nyo hong mag-react dyan sa heartbreak leave na yan. Eto at marami na ako nababasa sa ating pong Facebook Live. Good morning, Kalay Kapili Miranda, Cherry Justiniano, Swangit Medellin. Yung iba ho rito, gusto talaga yung heartbreak leave. Pero yung iba, baka raw daw laro na ho silang malungkot. Kaya gusto nila magtrabaho na lang. At narito na po ating benamano mga balita. Alas 5.34 na ho ng umaga. Pinag-aaralan ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bigas na lang sa halip na cash. Ito po ay para sa mga beneficiary po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P. Ayon kay Agriculture Undersecretary Roger Navarro, iminungkay ito ng kagawaran dahil makatutulong ito na maabatan ang inflation o yung pagtaas ng presyo at mababawasan ng 20% ang demand o pangangailangan ng bigas. Ngunit sinabi naman ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez na maaari may konting hamon po ito sa logistic kung bigas ang kanilang ipamamahagi sa halip na cash na idinaraan lamang po iyan sa cash card. Buwan ng Manong Balita! Mas ano ho yun, ha? Mas realistic po yung binabanggit po ni Yusek Lopez na yun dahil sa halip po na
salapi ang dadalhin sa mga barabarangay, abay ibabiyahin nyo pa ho ng truck. At hindi lang ho yung pagbiyahe, yung pong warehouse kung saan po ilalaga. Kaya mga bigas na yan para ipamahagi po sa mga four-piece beneficiaries. At saka pangalawa rin ho mga kapuso, siguro baka kayo, baka sa inyong tingin eh, mali ang aking pagtingin ho nito. Kasi kung ito ho'y itinuturing na solusyon sa inflation, hindi ho ba parang superficial ho yun? Hindi ba parang hindi ho yun talagang tugon? Dahil ang problema ho natin sa supply, eh kulang ho siguro ang suporta na ating binibigay sa mga magsasaka. And in fairness, tinutugunan naman ho yan ang ating pamahalaan. Pero kung ang problema ho ito at makaka-apekto po sa inflation, baka sa halip na tayo makatulong, eh baka ang makita ho natin dito patagdin ng panahon, mga bigas na ibinibenta ng mga beneficiaries of 4-piece sa mga may pambili pero hindi kayang bumili ng bigas sa merkado dahil mahal, mga kapuso. Buena manong balita. Alas 5:36 ho ng umaga, napapanahon na hong amyendahan ng Republic Act 11900 o mas kilala bilang vape law. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, isang pulmonologist at executive director ng Action on Smoking and Health Philippines, ito'y dahil sa pagdami ng mga nakakasakit dahil sa paggamit ng vape. Babala ni Dr. Limpin, hindi lamang baga ang apektado, kundi pwede rin po ang puso at maaari rin po itong magdulot ng sakit na kanser. Nakikita rin nilang problema ang mabilis na pagsulpot ng mga vape shop at mismong bentahan ng mga vape online na hindi naman ho nababantayan at ang masaklap ay mas accessible pa ho ito sa mga kabataan. Pwera manong balita! Yung po siguro pagiging available po nito sa online, yung po siguro talaga totoong problema ho natin ngayon. Ang vape ho kasi sabi ho natin mga nakausap na mga gumagamit po nito dahil tumigil ho sa paninigarilyo, eh yung pinakadahilan, yung pinaka-purpose kaya raw ho may vape para matulungan yung mga gustong tumigil ng paninigarilyo pero andudong pa rin ho yung kanilang paghahangad na makakuha po ng nicotine. Alam naman natin siguro ano epekto ng nicotine daw sa katawan ng tao. Bagibabag ito yan ng mga nakakausap natin dalubasa. Parang caffeine sa kape. Lagi mo yung hinahanap tuwing umaga. Ayun po ang epekto ho ng nicotine. Pero ang problema, kung yan ay galing sa sigarilyo, ang dami yung kasama niyan. Yung lead, yung kung ano-ano mga chemical na nakalalason sa katawan. Kaya nga ho, nagtetake ko ginagawang paraan para matigil sa paninigarilyo ang vape. Pero tulad nga po ng problema ng ilang mga doktor, eh hindi na ho ito alinsunod sa pagkakagawa ho nito. Kasi kahit na hindi naninigarilyo, kahit na teenager, nag-vape. Dahil nakikita nila, wow, ang galing magbuga ng usok ba yun, o vapor ba yun, o aerosol man na tawag ho nila dyan. Siguro ito talagang problema ho natin dito. Pati na rin ho yung paglaganap ng mga smuggled. Hindi ho nagbabayad ng tamang buwis na nagpapasok po niyan, pati ho yung kung paano i-dispose yung vape pad na maaaring problema pa ho sa ating kalikasan. Buena manong balita! Parehong mabisa at nakagagamot po mga kapuso ng sakit ang generic at branded na mga gamot. Paliwanag po ni Food and Drug Administration, FDA, Director General Dr. Samuel Sakate, lahat ng mga produkto kasama ho ang mga gamot, generic man o branded, ay parehong dumaraan sa kanilang masusing pagsusuri o sa viability test. Sa sandaling pumasa ito sa mga pamantayan ng ahensya, makatitik ang publiko na ligtas at epektibo po ang gamot, mga kapuso. Buena manong balita! Samantala, ito ho ang masasabi ho natin isa sa malaking mga balita o rin ho ngayon, bukod ho dun sa heartbreak leave na yon. Isang technical working group o TWG ang gagawa ng guidelines o gabay para sa regulasyon ng mga e-vehicle. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, aabot po sa 556 ang naitalang aksidente sa Metro Manila na kinasasangkutan po ng mga e-bike noong pong 2023. Nakikita niyo ho ba yan sa ating pong WBTV sa GTV? Nasa expressway yun na parang Romel ah. Direct pa yan. Ah, expressway ba yan? Ah? Nandun siya sa gitna oh. Ano ginagawa? Delikado. Dinadaanan siya doon ng mga mabibilis na mga sasakyan no? Sa ating GTV, WBTV. Tinako po.
Sinabi po ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na nakababahala rin na may mga e-trike na ginagamit po sa pamamasada kaya nakikipag-ugnayan sila sa MMDA para sa panguhuli po ng e-bike at ilang pang-uri ng sasakyan na ipinapasada ng walang prangkisa. Samantala, wala namang nakikitang problema ang grupong Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP sa balak na regulasyon na yan sa mga e-vehicle. Buena manong balita! Totoo lang po, nakakatuwa ho yung e-bike nung araw. Yung ginagamit ho nilang alternative pag ayaw ho nilang sumakay ng tricycle, papunta ho sa mga palengke, sa grocery, o sa mga drugstore. Pero ito ho, yung mga loob-looban. Magandang tingnan. Pero ang naging problema ho talaga yan, after ho, nakalipas na ilang mga taon, nakita ho natin na ginagawa na ho itong pampasada. Oho, yung nasa gilid ho sila ng kalsada, hindi lang ho sa mga secondary road, na minsan yung ginhawa po nito, yung tulong na magandang tingnan na nagiging alternative. At kasi sa totoo lang, ligtas naman, napaka-safe. At saka wala pang polusyon. Ikumpara doon sa mga sasakyan ngayon, talaga pag nagbuka ng usok, hindi ka pwede pumeso sa likuran. Ang problema nga ho, ito na binabanggit po ng ilang mga pisyalo ng LTO at LTFRB. At ilan na rin po mga motorista, nagiging problema na rin po sila sa kalsada. At kung ikaw ay sa panuntunan na kay papasada, dapat susunod ka sa mga regulasyon. Tulad ng may prangkisa, merong insurance, dahil mahirap po na ibaka sakali ho na gagawin nyo ito sa isang paraan na pag nagkaroon ng problema o peligro sa inyong mga pasahero, ay wala ho kayong proteksyon pare-pareho. Buena manong balita! Meron na naman po tayong 18 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Buena manong mga balita, radyo na, TV pa, courtesy ng disiplina pa. Muli ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Dineklarang condemned ang bumigay na ikalawang palapag ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Matatandaan na isa ang nasawi habang higit sa 50 ang sukatan ng mag-collapse. Ang second floor nito pong nakalipas na Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza. Ayon kay Architect Pavel Halog, City Building Official, nakita sa inspeksyon na inaani na ang kalawang palapag kaya pinangangambahan na marupok na rin ang iba pang mga bahagi nito kaya nirekomendang palitan o gawing sementado. Kinabubuklat na rin ang bubong ng simbahan para makasiguro na kahit bakal ang pangsuporta po nito. Buena manong balita! Sana yung pong mga ilang mga nadisgrasya ho nung Ash Wednesday na nasa mga hospital pay makarecover ho agad-agad. Malukot ho yung balita ngayon, nangyari po yung Ash Wednesday. Pero pagkakataon na ruya para ma-check na rin po ang ilang pang mga simbahan na dapat din pong tingnan ang kaligtasan po ng kanilang mga nagtutungo ho doon na mga kaparokya. Magbabalik ho tayo sa Buena Manong mga balita. Tabayanan pa ho ang ilang mga mainit na mga balita. Tara kayan dito sa radyo na, TV pa, courtesy na, disiplina pa, 5:43 ng umaga. Buena Manong balita! Samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Yes or no?
begin sa viral proposal video. The giant liempo na good for sharing. Titikman ni Yulene. Ang laki nito. Mas malaki nga sa mukha. Meron tayong trabaho na pwede nating sandalan. Inaisip ko na mas merong opportunity yung mga taong nakapag-aral. Be inspired by his story. Good news! This Saturday, 9 p.m. on GTV and Pinoy Hits. Ngayon mukhang nagbalik na mga dragon sa ating panahon. Ang mga Dragonlands, sila'y pinagkalooban ng kapangyarihang puksain ng mga dragon. Kumapit na for one fiery adventure. Saturday Cinema Hits presents Dragonlands. This Saturday, 10 a.m. on GTV. This Friday, February 16, be part of the excitement live at the Philoil Eco Oil Center. See you at the venue and watch the finals beginning March 16 on GTV. This is your NCAA Season 99 Juniors Basketball. Labing apat na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Balik po tayo mga kapuso sa ating pong balitaan. Inatasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine National Police na maglatag ng plano para palakasin ang kanilang communication capability at ang kakayahan ng mga anti-cybercrime unit. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa unang command conference ng PNP ngayong pong taon. Dinirect naman ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na buo ang kanilang suporta sa Pangulo, mga kapuso. Tama-tama, paboritong targetin ho ngayon ng mga hacker yung pong mga website o mga site na meron pong .gov.ph o kaya puro ahensya po ng gobyerno na tatarget eh. Samantala, 13 minuto bago mag-alas 6 po ng umaga. Buena manong balita! Suportado at iginagalang ng Philippine Coast Guard ang rule of law. Ito ho ang tiniyak ng Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Kasunod din po ng rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng mga kasong kriminal ang 19 na tauhan ng Coast Guard kaugnay po ng nangyaring paglubog ng MT Princess Empress noong pong nakaraang taon. Alala niyo yun. Ilang buwang naapektuhan po mga kababayan po natin dyan sa Mindoro Oriental. Mga mangisda hindi nakapangisda. Pati yung ibang mga negosyo ho dyan, apektado. Nagkasakit pa nga ho yung iba ho dyan dahil masasamyo nyo ho sa karagatan, dalampasigan, eh, amoy langis. Matatandaan po na Pebrero po na nakaraang taon, lumubog ang MT Princess Empress sa karagatang sakop ng nauhan. Oriental Mindoro nagresulta sa malawakang oil spill at daan-daang mangingisda ang naapektuhan, mga kapuso. Buena manong balita! Samantala, hati ang publiko sa panukalang batas na sinusulong sa Kamara na bigyan ng tinatawag na heartbreak leave ang mga empleyado na bigo o sawi sa pag-ibig. Nakasaad sa House Bill 9931 na kailangang sumulat ang empleyado sa kanyang employer kaugnay ng pinagdaan ng breakup bago pagkalooban ng 1 hanggang 3 araw na unpaid na heartbreak leave. Depende po yan kung ilang taon na ho kayo. Sa naging pagtatanong ng WBTV at Super Radio DCWB, sinabi ni RJ Cunag na mas maganda magpahinga para hindi madami ang trabaho sa nararamdamang sama na loob. Ayon naman kay Mariano Mancia na maganda nagtatrabaho para kahit na heartbroken dahil lalo pang malulungkot kung ikaw ay walang ginagawa, mga kapuso. Alas 5:49 na ho ng umaga, dako na ho tayo sa mga report, karagdagang balita mula po sa ating mga Super Radio Reporter. Halos 4,000 trabaho alok sa job fair sa lungsod ng Pasay. Nympha Rabilo sa detalye ng balitang yan. Nympha. Para sa mga taga-Pasay City na naghahanap ng trabaho early, may job fair ngayong araw sa multi-purpose hall ng Barangay 185 na nasa Andrews Avenue. Ayon sa pamahalang lungsod ng Pasay, halos 4,000 ang alok nitong trabaho ng nasa 20 malalaking kumpanya o employers. Talok sa job fair ang mga kumpanya ng department store o mall, fast food chains, restaurant, groceries, real estate at construction. Mag-umpisa ito mamayang alas 9 ng umaga at tatanggap ng mga aplikante hanggang alas 3 ng hapon.
sa mag-a-apply ay hinihikayat na magdala ng maraming resume, sariling ballpen at magsuot na ng angkop na kasuotan para sa interview dahil pwede nitong ma-hire on the spot. Magbubukas ang job fair nga alas 9 ng umaga. Ang job fairs ng Pasay City ay dinadala sa iba't ibang barangay kaya ipinapayo na mag-abang sa mga social media page ng Pasay Public Information Office. Ako si Minta Travelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Buena manong balita. Maraming maraming salamat, Dean Farabelo. 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, bago tayo lumipat sa ilang mga paksa, mas maganda may makausap po tayong psychologist at relationship consultant. Mula sa Karandang Institute Mental Health Services, makakausap natin si Professor John Cadiz Karandang sa usapin na yan ng ano ba talaga ang nararapat na ibinibigay, lalo na't mga kumpanya na concern ng kanilang mga empleyado, lalo na kung usapin sa pag-ibig. Professor John Cadiz Karandang. Professor, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Radyo na TV pa. Prof? Magandang umaga po sa ating lahat, yeah. Ano ho bang kalimitang isinasangguni sa inyo? Lalo-talo na kung ang isang empleyado ay o sa isang tao na lang siguro kahit hindi empleyado. Ano ba sa inyong mga pagyusurin dapat na ibinibigay at ipinagkakaloob na tulong sa isang tao na dumaranas ng pagsubok lalo na sa ngalan ng pag-ibig, Professor? Oo, actually marami ng mga tao ngayon ang bukas na pag-usapan ang kanilang mental health sa isang professional. At karamihan ng mga hiningi nila dito sa akin, makapagpahinga man lang sa gitna ng pagsubok ng kanilang nararamdaman. Kasi para sa kanila yung pagpahinga, hindi lang yung tulog. Kasi alam, physical stress, pwede mo itulog yan at makapagpahinga at kinabukasan kaya mong bumangon muli. Pero yung emotional stress, psychological stress, mental stress, ito yung kanilang hinahanap-hanap na sana magkaroon sila ng sapat na oras para matingnan nila yung kanilang sarili na upang makabalik at makabangon sila sa kanilang normal na pamumuhay. Ibig sabihin, bigyan ng panahon para tingnan kung anong nangyari, but at a certain time, siguro hindi naman kinakailangan maging matagal para bumalik sa iyong normal o regular na ginagawa para eventually makalimot. Ganun ba yun? Opo, wala kasing time frame ang paghilom ng sugat na nakaraan, ika nga, no? Kumbaga, ang hinihiling lang sa akin minsan yung mental health break na kung tawagin na payagan silang magkaroon ng mental health break kasi yung ibang kumpanya hindi ganun sila bukas sa kaganyang kaisipan na ang empleyado pala ay hindi lang physical health ang dapat bigyang prioridad. Even yung kanilang mental health. Pero may mga ilang kami nakausap kanina, pinarinig ho namin yung tinig ng mga nagsasabi, Professor John, na para sa kanila, okay lang na magtrabaho. Kahit pa paano, para makakalimot sila, maaaloy nila kanilang sarili sa pagtatrabaho. At naisip ko lang, may iba talaga na parang mas napaghuhusay pa nila yung kanilang sarili sa pagtatrabaho pag nakafocus at tumaan sa ngayong uri ng mga pagsubok. Marahil may katotohanan din. Pero tandaan natin, iba-iba ang coping mechanism ng isang tao. Tama po yun, tama po yun. Hawak ng pagsubok sa buhay. Bawa po, sa iba, kailangan maging busy o productive para kahit papano, hindi sila magkaroon sila ng kagaan ng loob. Iba naman, kailangan na muna ng space, no? Para man sa ganun ay maiproseso niya yung kanyang nararamdaman. At yung iba naman, totally, kinakailangan ng kasama or ng ibang care. Tandaan natin itong hinihiling na parang isang panukala na mental resilience. Mental heartbreak leave. Mental heartbreak leave or resilience. Ito yung isa sa mga self-care, no, na pwede natin ikonsidera upang makatulong din kahit papano sa mga taong nagkakaroon ng pagkaroon ng pagluluksa. Even pagluluksa nga eh, di ba? Mm-hmm. Hindi lang po kasi may relasyon ka at iniwang ka, heartbroken ka. Yung pagkawala ng iyong mahal sa buhay or paglisa ng iyong mahal sa buhay na depression anxiety. Marami mga bagay na pwede natin considera na dapat natin pag-aralan ng gusto at bigyan ng konsiderasyon sa mga tao na aralan sa ganito. Kasi hindi po biro yung nararamdaman ng taong nagkakaroon ng distress, ika nga. Kasi
talagang walang edad. Mm-hmm. Ika nga, at walang hindi pwede mo magsabi, ay kayo matanda na, madali ka mag-poop. Ikaw bata, matagal ka makapag-poop or vice versa. Mm-hmm. Wala eh, meron tayong kinatawag ng individual differences eh. Iba-iba talaga ang tao sa pag-poop dito. May huling tanong na sa tingin ko napakahalaga mula sa ating mga taga-subaybay na katutok ngayon sa Facebook Live. Mas mahirap ba ngayong, pag naghumingi ng konsulta sa inyo ngayon, Prof, mas mahirap ba kayong magbigay ng payo sa mga kasalukuyang, mga teenager sa kasalukuyang panahon, sa halip ng mga, ikumparado sa mga nakarang mga teenager, halimbawa, nung kayo nagsimula, professor, sa inyong trabaho bilang psychologist, mas mahirap bang tingnan ang sitwasyon ng mga dumaraan sa pagsubok, lalo sa ngalan ng pag-ibig sa mga panahong ito? Ibig sabihin, may pagbabago ba dahil masyadong dinaramdam? Ibig sabihin sa ngayon? Wala eh. Hindi. Halos pareho lang. Halos pareho lang kasi hindi naman natin magsabi nung panahon natin mas okay tayo sa ngayon. No? Hindi pwede. Kasi ang pinagkaiba lang ng panahon natin, hindi tayo ganun kamulat doon sa ating mental health break, mental health issues. Para sa ating panahon natin, sir, na hindi totoo to, hindi invalidate. Sa panahon ngayon, ang magkagandaan ngayon, meron mga taong nagiging advocacy ito at nakakatulong. Kaya lalo ang mga kabataan ngayon at lahat ng mga tao ngayon, nagiging bukas na rin kahit papano sa usaping mental health. Kasi huwag natin isipin na bata ito, hindi ito magkakaroon ng mental health issue. So, arte mo lang ito. Huwag sana natin i-invalidate kasi lalo hindi nakakatulong. O kaya minsan, ako nga nakaranas din ng ganyan. Ikaw pa kaya, nakamupon ako, ikaw pa kaya. Huwag naman sana ganun ang ating attitude kasi iba-iba tayo ng karanasan sa buhay na ating pinagdaraanan. Kasi una sa lahat, ang mahalaga dito, acknowledge the pain but do not dwell with them. No? Yun lang naman yung sa akin eh. I-acknowledge natin na itong nararanasan natin ay normal pero huwag nating isipin na tayo ay wala ng pag-asa. Kahit papano, tingnan natin yung mga bagay na kung saan ano makakatulong sa ating sarili upang maibsan natin to. Kung hindi natin pa rin kaya mag-isa, sumunggunig agad sa isang professional upang mabigyan ng karampat ng pamamaraan upang matugunan ang iyong issue sa buhay. Alright. Professor John Garandang, maraming salamat sa iyong binigay ng pagkakataon. Sa ulitin po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Professor John Cadiz Garandang, isa pong psychologist, ang inyong pong napakinggan. Buena manong balita! Nung siguro familiar kayo sa kasaysayan po ni Haring David, nung namatay po ang anak po dito, bago si dumating yung anak niyang si Solomon, nagluksa rin ho yun ilang araw. Pero pagkatapos po nun, bumalik sa kanyang paglilingkod bilang hari, si Haring David. Ibig sabihin, normal ho talaga na merong time to grief. Oo, na magluksa kung tayo may problema. Pero yan po'y isang paraan din para mas lalo pa ho tayong tumatag. Kaya siguro okay lang ito. Huwag lang ho magsisinungaling na maglilive ako kasi heartbreak live ako. Yun pala eh, wala ka nung palang pinagdaraanan. Anyway, maraming salamat mga kapuso. Ito na, susunod na si paring Melo del Prado sa Melo del Prado Super Radio. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa Lunes na po tayo, maraming salamat sa ating pong mga nakasama dito po sa unang linggong pagtatanghal ng Buena Manong Mga Balita sa Super Radio DC Double B sa Double B TV. Radyo na TV pa. Ako po ang inyong kapuso, Orly Trinidad. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat po, mga kapuso. Buena Manong Balita. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Malaki ng sakripisyo na binigay ni Shaira para sa'yo. Si Christy, siya yung unang mamahal niya.
Hindi na natin pag-usapan kung ano ang nangyari sa'yo sa mga. Pwede rin ba yan? Asawa ng asawa ko. Monday to Thursday, 11:25 p.m. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Miss na miss ko to, miss ko. Success often comes with unexpected consequences. Akala mo ba hindi ko nahalata yung ipinamumukha mo sa ama mo? Pag nilalambing ka ng tatay mo, huwag kang iilag. Hindi ko naman siya kilala eh. Katas ng Saudi, Friday, 3:15 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radio DZWB. Bango na! Wake up! Maga na po! Ang ating oras, mga kapuso, ay 2 minuto na po makalipas ang 6:00 ng nagmamadaling umaga! Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Balita na tayo. Narito na po mga balitang gising na gising. Good morning. Buhay na buhay. Narito na ang ating bagong balita. Nararanasang mainit na panahon, titindi pa sa peak ng El Nino phenomenon simula sa Marso hanggang sa Mayo. Ayon sa PAGGASA, sa Metro Manila ay maaring umabot sa 36.5 degrees Celsius. Ang temperatura sa Marso, posibleng umabot sa mahigit sa 40 degrees Celsius ang heat index o ramdam na init. Sinabi ni Director Edgar Pusadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, na mapanganib ito kaya pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig. Iniutos naman ni Defense Secretary at Task Force El Nino Chairman Gilbert Chodoro Jr. sa lahat ng kampo ng militar sa bansa na magtipid ng tubig dahil sa tagtuyot. Oras natin, 6:03 na po ng umaga. Bagong balita. Ilang magsasaka sa San Vicente, Ilocos Sur, hinayaan na lamang na mabulok ang tanim nilang bell pepper dahil sa mababang farm gate price. Ang iba naman ay ibinebenta ng 10 piso hanggang 20 piso kada kilo ang kanilang ani para mapakinabangan. Ayon sa ilang magsasaka, bumagsak sa 50 pesos kada kilo ang farm gate price ng bell pepper na malayo mula sa dating 180 hanggang 250 pesos kada kilo. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Agriculture Office sa Agricultural Marketing and Agribusiness ng Department of Agriculture para mahakot at direktang maibenta ang mga inani na bell pepper. Alas 6:03:58. Bagong balita. Isang grupo ng mga manggagawa dalawagan sa kamera na aksyonan na ang mga panukala para sa aumento sa sahod. Ayon kay Renato Magtubo, National Chairperson ng Partido Manggagawa, dapat patunayan ang mga kongresista na nakatuon ang kanilang atensyon sa mga hinaing ng publiko. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin na binabalanse ng mga kongresista ang interes ng mga negosyante at ng mga manggagawa. Alas 6:04 na po ng umaga. Bagong balita. Panukalang dagdagan ng 100 piso ang minimum na sahod ng mga manggagawa sa privadong sektor. Catastrophic o peligroso. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo
Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines kung ipapasa sa mga consumer ang dagdag gastos ay magkakaroon ito ng domino effect sa ilang pabilihin. Sa 52 million na nasa labor force, 5 million o 10% lang ang makikinabang dito, habang ang 90% na nasa informal sector gaya ng mga mangisda, magsasaka, jeepney driver na walang employer ay hindi makikinabang dito. Samantala, nilinaw ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na hindi sila puwapanig sa mga employer sa isyu ng dagdag sahod sa mga manggagawa at kailangan balansihin at maingat na suriin ang usaping ito. Oras natin, alas 6:05 na po ng umaga. Bagong balita. Remittances o perang padala ng mga OFW umabot sa record high noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.28 billion ang remittance ng mga OFW sa pamagitan ng formal channels at bangko noong Disyembre, na mas mataas sa $2.719 billion noong Nobyembre. $2.6 billion ang cash remittances ng land-based workers noong December 2023, habang nasa $0.7 billion naman sa sea-based workers. Ang Estados Unidos ang pinakamalaking source ng remittances, na sinundan ng Singapore, Saudi Arabia, Japan at United Kingdom. Oras natin, alas 6:10. Bagong balita. Panuntunan para i-regulate ang mga e-bike at e-trike, binabalangkas na ng pamahalaan. Sa datos ng MMDA, umabot sa 556 ang bilang ng mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga e-bike at e-trike noong nakalipas na taon. Ayon naman kay LTFRB Chairman Trofilo Guadis III, makikipag-ugnayan sila sa MMDA at sa Land Transportation Office para sa panghuli sa mga e-trike na ginagamit ito sa pamasada kahit walang prangkisa. Wala namang nakikitang problema si Edmund Arraga, Pangulo ng Electric Vehicles Association of the Philippines, sa binabalak na pag-regulate sa mga e-bike at e-trike. Alas 6:16 na po ng umaga, oras sa buong Pilipinas. Bagong balita. Bilang na mga nasawi sa landslide sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, umabot na sa 9 na po. 14 sa mga nakuhang bangkayang bigong makilala, pero hindi 10 na at nilagyan na lang ng code ang kabaong at nicho para madaling matuntun. Isa sa ilalim sa DNA testing ang kaanak na mga nasawi sa landslide para makilala ang mga labi. Sa datos ng Maco Municipal Disaster Reduction and Management Office, 37 pa ang hinahanap kasunod ng nangyaring pagguho ng lupa. Alas 6:27 na po ang oras po natin. Bagong balita. COMELEC, a Commission on Elections, naglabas ng forms para sa withdrawal for signature o pagbawi ng pirma para sa People's Initiative kaugnay ng pag-amenda sa konstitusyon. Sa naturang form, hihingin ang personal na detalye ng butante at kailangan ding ilagay sa form ang dahilan ng pagbawi ng pirma. Makukuha ang signature withdrawal form sa Office of the Election Officer sa buong bansa at isusumite rin sa parehong tanggapan. Dilinaw ng COMELEC na ang pagtanggap nila ng withdrawal forms ay para lang sa pagre-record at hindi formal na aksyon ng komisyon kaugnay sa mga petisyon para sa People's Initiative. Oras natin, alas 6:08 na po ng umaga. Bagong balita. Philippine Domestic Submarine Cable na magpapabilis ng internet sa bansa, inilunsad kagabi. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makatutulong din ito para sa technology-centric business na lalong magpapalago sa ekonomiya ng bansa. Mahigit sa 2,000 kilometro ang network na pinakamahaba at mayroong highest capacity na kayang magkonekta sa mga isla ng bansa mula Quezon Province hanggang Zamboanga. Teknolohi ito ng Japan na katuwang sa naturang proyekto. Samantala, nilabas na ng Department of Budget and Management ang 2.5 bilyong pisong pondo para naman sa mga o sa libreng public internet program. Oras natin, alas 6:08:55 na po na kumaga. Bagong balita. Department of Justice inirekomenda ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro na nagdulot ng malawakang oil spill noong nakalipas na taon. Nakitaan ng DOJ ng irregularidad ang ilang dokumentong may kinalaman sa konstruksyon at Certificate of Public Convenience ng naturang barko. Bukod sa mga opisyal ng MT Princess Empress, inirekomenda rin kasuhan ng isang tauhanang marina o Maritime Industry Authority at isang pribadong individual dahil sa mga paggawa at paggamit ng mga peking dokumento. Handa naman ang marina na makipagtulungan sa naturang kaso.
bagong-bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Standby na si Mark Bacalalad. Ay, e-bike. Good morning! E-bike. Ang dami sa kalsada niyan. Sa mga highway pa. Sam Nelson, mga kapuso, nagbabalik ang Kadiwa. Kadiwa, good for 2 days. Good morning! Kaya, ano pang hinihintay nyo? Bango na! Mamili na! Sa Kadiwa ng Bayan! Good morning! Alas 6 na po, Manny Vargas. Tuesday new, Nim Parabelo. Isabenta nyo, Manny, ang oras po natin. Alas 6 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radyo DZWB. Sa panahon ng kalamidad ay dapat I am ready kayo palagi at tiyake na meron kayong go bag. Kabilang sa mga laman ng go bag ay ang pagkaing hindi madaling masira tulad ng biskwit, delata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ang personal hygiene products kabilang ang toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin ring merong first aid kit ang inyong go bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight o lighter at lubid. Magbaon din ng pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. Dapat naglalaman rin ang go bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radio, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag ring kalimutan sa go bag ang magaan na sapatos o chinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ng damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready. We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number 1 for 2023. Number 1 AM station ang Super Radio DZBB at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Bus na sakay sina Mayor, Kapitana at Elias. Kino stage. Upo, upo! Walang titilos! Ang kabuuan na nagbabagang ulat. Abangan. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Walang pwede magsayaw sa publiko maliban kung may magbabantay bilang bahagi ng paaralan, pamayanan o may kinalaman sa simbahan. A ban won't keep them from stepping. Footloose, Saturday, 6:15 p.m. on GFlix. On GTV. Ansabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ansabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Sa Super Radio DZWB. Friday, alas 6:13. Wow, si Melo del Prado, panalo! Kumusta sa lansangan? Meron ba kayo nakakasabay ng mga e-bike saka e-trike? Ako, dami niyan. Alam nyo ba, mga kapuso, na ang mga aksidente po na kinasasangkutan ng mga e-bike saka e-trike ay 556 na sang-ayon po sa datos ng MMDA? Ayun. At ginagamit din daw sa pamamasada ang mga kapuso. Kahit walang prangkisa, wala talagang prangkisa, wala nga rehistro yan eh. Di ba?
Oh, yung mga nagmamaneho, wala namang driver's license. Eh, paano mo naman irerehistro yan? Wala namang engine block yan. Anong engine number lalagay mo dyan? Eh, di ba? Oh, walang chassis yan. Walang chassis. Anong chassis number lalagay mo sa registro? Wala! Super Radio! Kaya mga kapuso, yan po ang pinagtutunan ng pansin kung paano i-re-regulate dahil nakakaabala, nakakadisgrasya na rin. Melo del Prado yan, oh. Sa Super Radio DZW! Wow! 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 Paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Kawawa! Kailangan talaga dito kasi dito is control. Kahit sino pwedeng gumamit ng mga e-trike at e-bike. Eh. Kahit bata, kahit matanda. Tapos pagkaroon nagkaroon ng aksidente o ano, ang responsibility is mabigat. Kawawa! Kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho bagamat wala hong mga prangkisa. Super Radio! Wow, 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 wow! Mawa din, no? Ay! Melo del Prado sa Super Radio DZW. Hey, huwag natis gracia naman sa kalsada, sa kaliliit niya mga yan. Sus, Mario Josep, makikipagsabayan ka sa mga bus, sa mga truck, sa mga malalaki sasakyan dyan sa kalsada. E-trike lang yan, e-bike lang yan. Alam nyo po, yan po ay... Kasi naman itong DOTR na ito eh. DOTR, namigay niyan eh. Tatandaan nyo yun, Department of Transportation namigay. Para daw sa mga LGU na bigay, para daw sa mga turista, di ba? JM, natatandaan mo yon? Sa Boracay, meron 200 e-bike o e-trike. Ayun, anong nangyari, napunta sa mga highway, hindi sa mga municipal roads. Super Radio! Yun ang naging problema dyan. Melo del Prado sa Super Radio, DZW. Mga motorista, hati ang opinion sa planong pag-regulate sa mga e-vehicle. Mark Makalalat. Mark, good morning, Mark! Super Radio! Madam Mark, sa'yo, Kuyang Melo, sa mga puso natin, panahon na. Panahon na ayon sa MMDA at LTO para i-regulate yung paggamit nitong e-vehicles tulad na lamang ng e-bike at e-trike. Ito'y dala na rin ng mga aksidente na kinasasangkutan ng naturang mga sasakyan. Particular na yung mga dumadaan sa national roads. Ha? At nandito tayo ngayon sa Shaw Boulevard sa lungsod ng Mandaluyong. E kanina ngang madaling araw, meron akong naabutan na e-bike. E may nakasabayan pa na truck eh. Dito sa Shaw Boulevard. Ano kaya pwede mangyari pag nahagip yung e-trike, e-bike na yan ng mga malalaking, yung mga truck na yan, katulad ng dumaan sa likod mo kanina, ano ba yun? Basura? Basura, alam mo, delikado kasi nga, ang MMDA may datos eh. Ang datos nila, 556 na aksidente, kinasasangkutan ng e-bike at e-trike na itala noong 2023. Ayan. Maliban dyan, marami na rin mga nagre-reklamo dito. At ito, marami tayong nakausap, Kuyang Melo, sa pagtatanong ng Super Radio DZW sa ilang e-bike at e-trike users, kanilang sinabi, natutol sila sa planong pagpaparehistro ng e-vehicles. Anti-poor daw kasi ito. Anti-poor. Kung may tuturing, magbabayad pa eh kapag nagparehistro ka. Ang ipinuto pa nila, kaya nga sila bumili ng e-trike at e-bike. Wala silang pambili ng sasakyan. Paano mo naman i-re-rehistro yan? Ang hinihingi sa rehistro sa mga panuntunan ngayon, motor, vehicle, engine, number. Imagine ba, dynamo lang yan, di ba? E-vehicle nga yan eh, e-trike nga yan eh, di ba? Siyang tunay. Kaya nga ang lumalabas ko yung Melo, walang registration, walang lisensya, kaya sinasabi naman, wala rin batas na sinusunod. kaya ito, ang sinasabi naman ng ilan, kung may ilan na mga pasaway, wag daw silang idamay lahat. Kung may pagkakamali, itama, i-seminar para magkaroon ng tamang kasanayan. Pero meron, sobra naman daw kung manghuhuli. Meron palang mga LGU na itinatala yung mga ganyan. Pero hindi sa LTO. Kaya kung mga kapuso, kung yan po ay nakarehistro lang dyan sa mga LGU, meron dyan yung mga Tricycle Regulatory Board o Regulatory Office eh. Hanggang dyan lang kayo. Huwag kayong pupunta sa highway. Bawal na bawal yan. Tama. Ay, naku, Diyos ko.
Bawal. Eh, bawal naman talaga yan. Kaya yung LGU talagang kinakailangan maghigpit sa pagpapatupad no, ng ganyang kautosan. Correct. Pero naman yung iba, eh, pumapaboro sila. Ang sabi nila, eh, kung yan ang kautosan, eh, susunod na lang sila para mm-hmm. naman din daw yan sa kanilang kaligtasan. Mm-hmm. Maliban dun sa mga gumagamit ng e-vehicle para mabalanse, kinausap natin yung ilang motorista at mga pasahero. Eh, sinasabi ng ilang mga tricycle driver, kinakalaban sila ng e-trike. Eh. Oh. Eh, meron daw iba eh. Wala namang riso, walang lisensya. Oh. Pero namamasada. Oh. Eh, kaya nababawasan daw yung kanilang kita. Ay, natatandaan mo ba nun sa lungsod ng Maynila na pinahuli ni Mayor Isko Moreno yung mga e-trike, e-bike na yan? Tatandaan mo yun? Oo. Eh, ito naman, ang sinasabi naman ng ilang mga pasahero na concerned dito, eh, paano daw pag na-aksidente? Ayan, na eh, kaya tapos walang, meron pa iba. Walang insurance. Siyang tunay, mga bata yung nagmamaneho, yung Kuya Melo. Diyos Mario, sir, may nag-viral pang ganun sa highway. Mm-hmm. Eh, may umabot pa nga, di ba, sa SX ba yun, no, Kuya Melo? Yung basta yung ibang mga national road na hindi naman dapat pasukan ng mga ganyang klaseng ibigan ay napapasukan. Pakinggan natin, ha, yung tinig ng ating mga nakapanayam. Comment dyan. Bakit? Si Pawawa po yung mga, ano, mga wala pong pera, may hirap po. Pawawa po sila, si po. Paano po sila kung magkakaroon po ng lisensya? Oh. Meron po ba sila pambayad ng lisensya? Po, kasi di ba ginagamit naman po sa palengke eh. Oo. Kung kailangan na ganun para magamit mo, di ganun na lang po. Sunod na lang. Dapat nga mawala yan, di ba? Dapat na ano. Si Mantani yun ah. Dapat magkaroon ng lisensya, di ba? Apo. Kasi pag nagkaroon ng disgrasya, wala silang hapo, lumapasero. Maraming pasaway talaga dyan. Na gumagamit ng e-trike? Oo, mga e-trike. Ah, bakit? Eh, tulad niya, yung nagkakasiksikan ng trano, nasasaklet, sana siksik na siksik. Siksik na siksik. Ang akin lang, ano, hindi naman pwedeng hulihin. Ang pagsabihan kung pwede silang kukuha ng lisensya o tama pangahawakan na once na ma-accident sila, pwede nilang i-re-upgrade na yung responsibilidad na ano. Yan ang tinig ng ating mga nakapanayam. Ayan ang sitwasyon dito sa kalsada. Ang inyo ka po sa Mark Pakalala ng GMA. Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DCWB. Kahit nga sa mga municipal road, eh, mga tawid-tawid lang ang dapat inaalaw dyan. O mga kapuso, yung mga tinig po na narinig nyo kanina, tinig po ni Chairman Romando Artes ng MMDA yun. Tinig po naman ni Edmond Araga, President, Electric Vehicle Association of the Philippines, at Attorney Jofino Guadis, the third chairman ng LTFRB. Mga kapuso, tayo po ay magpupunta ngayon ay Super Radio! Salamat naman! Aleluya! Ito na po, nagbabalik! Kadiwa Store sa Department of Agriculture, lumaas ang bibenta na ang kanilang paninda dahil nabubulok na ang iba. Yun, labas sili dyan, nabubulok din, tinatapon na rin ang sili ngayon yung bell pepper. Sam Nelson, Sam, good morning! Super Radio! Hello, good morning! At hindi kahit nga no, ng ating pamahalaan na samantalayin ang ating mga mamimili yung libre tuloy yung kanilang Kadiwa Store. Magkabuno ka dyan. Huwag mamagabuno ko. So, dito sa Metro Manila, dahil ngayong Biyernes na ito, nga sinasabi ka na huling araw nitong pagbubukas ng Kadiwa Store. Yan ay ayon sa Presidential Communications Office. Kasunod nga ng huling pagbubukas ng Kadiwa ng Pangulo kahapon, sa iba't ibang lugar sa Quezon City, Pateros, Pasig, Taguig at Muntinlupa. Mabibili kasi sa Kadiwa Store yung mas mababang halaga ng ilang pangunahing piliin tulad ng gulay, karne, bigas at itlog. Karamihan doon sa binibentang gulay, yung mga galing nga ng Cordillera Melo at Suebaitia para matulungan din yung mga magsasaka na mailapit sa publiko yung kanilang mga produkto. Dito sa Kadiwa Store na nasa tabi lamang ng Department of Agriculture sa Quezon City Memorial Circle, eh, sasamantalayin ko na sapagkat nakatabi ko yung mismong tindera, si Jefferlyn taga Benguet ito. Ano, Jefferlyn, halika rito. May mga nabubulok na kasi ng mga kalinda rito, Melo, gaya ng karot. Eh, ito na ko yung bentahan, Jefferlyn. Okay naman po yung ano, bentahan. Kumita naman kayo, meron na nakita kahit papano mula doon sa mga inani nyo galing Benguet? Meron naman po. Oo, ano yung mabebenta ngayon dito sa Kadiwa Store? May ano po, may mga repolyo, patatas, umbo, sweet peas, Oo.
at saka pepino. Ang sinasabi mo sa akin, mas makakamura talaga yung mamimili dito ng ilang porsyento kung ikukumpara naman natin sa pamilyan? Mas mura. Ano po bang... Ayun. Mga 10 po. Ayan, mga 10% daw, Melo. Yun ha, mas mababa ng may 10%. Meron ba dyan ano? May bell pepper ba dyan? May bell pepper? May bell pepper ba rito? Pepper ba? Wala. Ay, wala. Wala na. Ubus na? Ay, ubus na eh. Ubus na, Melo. Ay, nabubulok. Yung bell pepper. Nabubulok na rin daw sa Ilocos Sur, yung bell pepper. Oo. Actually, mga nakita ko rito kanina rito, yung mga repolyo, meron sa rito mga lettuce, yung mga paborito mo na pang salad. Yeah. At ngayong oras na ito ay bubuksan na yung kanilang kadiwa store dito sa aking likuran. Kung saan mo na makikita rin yung mga gulay na galing now sa mga lowland o mabababang lugar na napanggit natin mga lalawigan. Yan muna ating sitwasyon mula rito sa Quezon City. Ako rin Sam Nielsen ng GMA Radio CTWV. Dapat ito. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DZWV. Nahanap ko si ate. Ando pala, katabi pala ni Sam. Alas 6.25, yon bell pepper na murang-mura. 10 piso hanggang 20 pesos. Ay, nako talaga. Ito'y talagang anong bargain na. O, bumagsak daw sa 50 pesos kada kilo ang farm gate price ng bell pepper na malayo mula sa dating 180 hanggang 250 pesos ang kada kilo. Ayun, sa mga pamilihan, magkano? 100 pesos. Sa Ilocos Sur, yan po ay tawag dito. Halos pamigay na eh. Mga kapuso, yan. So, ano ang atin? May pambili ba tayo? Kailangan natin ng dagdag na sweldo. Nilinaw po ng Department of Labor and Employment na hindi sila po apanig sa mga employer sa isyo ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Ito po ang isyo ngayon. Meron po kasing nakasalang dyan sa Senado at pasado na sa ikalawang pagbasa. Panukala na 100 pesos na dagdag sa minimum wage sa pribadong sektor. Maraming umaangal, syempre, mga employers. Dahil magkakaroon daw yan ng domino effect. Magkakaroon ng epekto sa ating inflation sapagkat siyempre yung mga employer, yung mga negosyo nila, babawi yan. Sinong babawian? Tayo din. Yung nako po, mga kapuso. Pakinggan po natin. Super Radio! Ito na. Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Yung 100, ay ako katastrophe yan. Dalawa lang ang pwede mo gawin. Idagdag mo sa presyo mo kung kaya ng merkado. Kung hindi, magbawas ka ng tao. Eh yung mga gusto natin mangyari. Tingin ko naman, ma-reduce lang yung profit mo pero hindi ka malulugi. Yun din yung rason ng employers di kaya. Pero may nakita ba tayo nagtara? Wala naman eh. Eh, bumaba pa ngayon unemployment eh. Bumaba pa yung inflation eh. So, parang patunay na hindi totoo yung doomsday scenario na kapag tumas yung presyo ng sweldo ng panggagawa ay magsasarahan at tataas yung presyo ng bilhin. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Tinig po ni Sergio Ortiz Luis Jr., President, Employers Confederation of the Philippines, at ni Renato Magtubo, National Chairperson, Partido Manggagawa. Mga kapuso, ito po ang ating Test Connect, 0917-594-5941. Ang ating Twitter naman na ngayon po ay X at DZBB na mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DZBB na mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DZBB 594 kHz. Huwag kayong pahuli sa mga malalaking balita, talakayan sa mga malalaking issue. Subscribe na sa YouTube channel ng DZBB, magtungo sa at DZBB 594 at DZBB, mga maliit na letra po yun, 594 sa YouTube at Maps. Subscribe. Alas 6:28 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa, Melo Del Prado sa Super Radio DZBB. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, T for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso!
Pagbabalita, walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Alas 5:30 ng umaga. Double Wag sa Double B. Alas 6:30 ng umaga. Super Balita sa umaga. Nationwide. Alas 7:30 ng umaga. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 8:30 ng umaga. Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Miss na miss ko to miss ko. Success often comes with unexpected consequences. Akala mo ba hindi ko nahalata yung ipinamumukha mo sa ama mo? Pag nilalambing ka ng tatay mo, huwag kang iilag. Hindi ko naman siya kilala eh. Katas ng Saudi, Friday, 3:15 p.m. on JTV. Ang mga tinututukang balita at istorya sa number one newscast sa bansa. Hatid ng dekalibreng anchors at hosts ng GMA Integrated News. Mel Tiangco, Vicky Morales, Emil Sumangil, kasama sina Iya, Kuya Kim, Martin, at ang buong puwersa ng GMA Integrated News. Team 24 Horas, reporting for duty, weeknight 6:30 p.m. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. You're watching Double B TV on GTV. Del Prado, panalo! Yung po mga apektado ng landslide dyan sa barangay Masarasa, Maco, Davao de Oro, yung po mga pamilya nila, mga nakaligtas, mga kapuso, hindi na muna sila doon sa lugar kung saan. Bawal naman talaga. No build zone yun eh. Ngayon, ililipat daw sila sa ibang lugar. Tent City ang narinig natin. Opo, makikibalita tayo at saka kung ano na po ang nangyari sa mga kababayan po natin dyan, lalo yung mga hinahanap. Marami pa ito, 37 po yung hinahanap ngayon. Nasa linya po natin, Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Director Dayang Hirang, magandang umaga po. Hello. Magandang umaga, Melo. Opo, umpisan po natin. Kumusta po yung paghahanap? Tuloy-tuloy pa rin po ba para doon sa iba pang mga missing po, Director? Yes, tuloy-tuloy at ang bilang po ng missing dead bodies. Opo. Already 92. 92, okay. Including po yung body part no. Opo. Missing 36 na lang po missing na hinahanap. 36 na o bumaba na po, 36 na lang po. So 92 po yung ano, yung nakaligtas po natin na Director, mayroon po ba tayong tala po diyan? Yun lang po yung nabalita nung ng araw na. Opo. Opo. Ito naman, so dito na tayo sa missing at saka sa mga dead. Opo. Okay. Yung
bata, yung bata malalaki. Opo. So tuloy pa po, Director? Tuloy-tuloy lang po yung paghahanap? Tuloy-tuloy. And kahapon po, nagkaroon po ng interfaith prayer doon sa Ground Zero. No? Opo. You have yung imam, yung para sa Muslim po, then you have the Catholic Church, then you have the yung katutubo. Opo, no? opo. IP, pati yung Christian Church po. Opo. Director, ganito, ano po, may balita po na hindi na po apayag ngayon, i-recommend na daw ng Mines and Geosciences Bureau na wala na dapat nakatira sa Barangay Masara para sa kaligtasan ng mga residente. Kumusta naman po yung paglilipatan po nila? Meron na pong na-identify po yata, Director, no? Yes, yung nabanggit mo, Melo, na tent city. Opo. That's only temporary. Two stages po ito. Two stages. First stage is dun sa papahiram po ng simbahan, ng Catholic Church, na sa Barangay Bisalde. 6,000 square meter po ito. At kasalukuyan po ay inaayos na po ng governor. Land preparation, no? At meron na silang na-identify na mga 200 families from Ground Zero. At meron din manggagaling sa three other barangays, na Barangay Mainit, Elizalde, at Tagbaros. Ngunit, pagka maayos na po yung permanent relocation nila, 3 hectares po ito. Apo. Inaantay na lang yung final recommendation ng MGB as to the suitability yung ng area na yon. So, apo. Yun po yung final nila. Adjacent barangay naman po yun. Malapit lang pala. Oo. Magkadikit lang po ng Barangay Elizalde. Safe doon. Safe, magkakaroon muna ng testing siyempre doon, Director, na po, bago po... Gumawa na po ng testing, situation assessment, ang MGB, inantayin lang po yung report nila. Opo. So, mga ilang... ang sinasabi po ay, sabi nyo kanina, ilang po yung binanggit nyo na mga mapupunta muna doon sa tent city? Sa ngayon po, meron nang validate na 200. Galing lang po yun doon sa... Ground Zero. Opo. At meron pang 3 other barangays na pagkukunan ng mga ililipat po. Kasi Opo. May mga workers doon sa area na yon na hindi ito nakatira but dito sa other barangay. So, ililipat din sila po. Opo. Meron yata mga 1,300 families na nasa, tama ba, 10 ang evacuation center doon sa kasunod na bayan, sa Mawab, Director? Yeah. Opo. Evacuation center naman po. Hindi naman galing lahat sa Ground Zero. Galing po yun doon, other barangays adjacent. Yung maalala nyo, merong natatakot po yung gobyerno na baka magkaroon ng daming no, sa area. At magkaroon ng sa massive landslide pa sa ibang area. Kaya preemptive evacuation, forced evacuation po nangyari. Opo. So ganito, sabi nyo kanina, temporary ano lang yan, shelter. Opo. Ano po? O ano po yung second phase? Kasi yung nangyari po sa Yolanda noon, Director, magkaroon tayo ng problema eh. Hindi conducive sa ano, sa pamumuhay ng mga tao. Ano po ang tingnan natin para hindi maulit po 'yon, Director? Kaya nga yung permanent relocation po, hindi 'yon malayo doon sa pinagtatrabahuhan nila. Opo. Diyan lang po sa adjacent barangay, pero safe po ito, hindi sa bundok. Kailangan din, Director, maganda yung supply ng kuryente, meron ba ganun? Maganda yung kanilang sanitation, hygiene, malapit sa, siyempre may eskwelahan yung mga bata napapasok sa eskwela. Opo. May kwan po itong mga barangay dyan, medyo develop itong mga barangay dyan. Yan na, aling po din tayo doon, nakita natin may mga paralan, kuryente. Yung mga dikit-dikit ng barangay ng Mapo are already developed. Kasi, if you remember, these are barangays supported by the Apex Mining Company. 16 barangays po yan, yung sinusuportahan. Based on the law, yung kanilang parang corporate social responsibility. So, sa nakita ko po, they are, well, medyo malalaking barangay ito at na-develop po. Na po. Hindi yan yung landslide prone. Hindi yan, yes, po. Hindi yan yung hindi may mga deklaradong no-build zone yan, ha, Director, ha? Meron. Maraming deklarado. Purok level po yung declaration ng MGB. Opo. Kaya nga, yung MGB po ang magsasabi. Pwede. Inaantay na lang yung report po. Opo. So, yan. So, ito Director, sama-sama mga ahensya ng gobyerno dito. Kasi batay dun sa mga, sabi nga ay basic needs ng mga kababayan natin. Diba? Tubig, kuryente, mga ganyan.
elektrisidad, ayan, mga, pati yung mga pag-aaral ng mga bata, so DSWD, DPWH, DNR, LGU, lahat na po, Director. Opo. Opo. Dadalhin po natin sa permanent relocation site. Mm-hmm. 44 agencies po na under sa Disaster Council ng region. Mm. At saka sana, so, Director, sana yung mga bahay, hindi naman katulad ng una nung nag-umpisa yung pabahay doon sa Yolanda na napakaliit. O yun, eh, para hindi tayo, dapat sumusunod tayo doon sa international standard. Ano po? In fact, I'm now talking to the Department of Housing po. Kasi may bagong design din sila. Mm-mm. Oh, dadalhin po natin yung Department of Housing diyan as part of ng Disaster Council sila. Mm-hmm. So mag-uusap po kami ng regional director. Mm-hmm. May initial talk na kami the other day. At on leave lang siya kaya hindi ko pa siya ma-meet. But all the agencies po nasa loob po ng Disaster Council ng region, opo, dadalhin po natin. That includes agriculture. Yan. Lahat po. Lahat yun. So we will try to make national government supporting, augmenting the local government efforts po. Opo, sige po. Director, salamat po sa panahon at sa paliwanag at sa balita. Magandang umaga po sa inyo. Salamat. Si Director Ednar De Anghirang, Office of Civil Defense, Region 11. Oras. Alas 6:40 na po ng umaga, radyo na, TV pa. Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Nanindigan tayo sa ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo, number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. You left this in my place now? Kaninong place? Paano nasira tong relo mo? Hindi ko alam. May babae ka? Sino? Sino? Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Sabi ko na nga ba eh, si Pretty yun eh. Kaya pamilyar sa akin eh. Siya yung nag-viral na may kinaladkan na kabit doon sa Quiapo. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Napakahusay mo talagang bata ka. Paano mo papatunayan ang iyong katapatan? Kaya kong ibigay sa iyo si Jang Yong. They will do everything to bring her down. Walang nagsabi sa akin kung anong kalagayan niya. Sinabi ko sa iyo pero hindi mo ako pinansin, hindi ba? Kumalot na rin ito sa labas. May mga nahawahan na raw malapit sa kanya. Jung Ho arrives in time. Hindi mo kong iniligtas. Maraming salamat. Papanganib sa atin kapag lalaki ang naging anak ni Yon Sang. Jewel in the Palace. Weekdays, 2:30 p.m. and Saturdays, 3 p.m. on GTV. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
6:44 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Ang kausap po natin ay si Director Edgar Dayanghirang ng OCD Office of Civil Defense, Region 11. Nakakasaklaw po doon sa lugar kung saan po nagkaroon ng landslide at marami po ang namatay. At marami pang hinahanap sa mga sandaling ito sa Barangay Masara, sa bayan po ng Mako, sa Davao de Oro, mga kapuso. So, ano pag-usapan natin? Kasi yun ang transitional shelter. Ang pinag-uusapan, transitional and then permanent. Hindi na sila dapat bumalik dun sa no-build zone. Yung lugar kung saan po natukoy na matagal ng panahon. At nagkaroon na rin ng mga landslide nung araw dun eh. September 6 at 7, 2008, kung hindi ako nagkakamali ha, sa natatandaan ko. So parang hindi kasi natuto ang tao, no? Pumangatlo pa eh. Nagdalawa na nga sunod yung 6 at 7. May pangatlo pa eh. Mas malala ito. Ngayon, doon sa pagpunta nila doon sa lugar, kung saan aalis na sila doon sa lugar, talagang hindi na dapat sila bumalik doon eh. Ano naman kaya ang dadatnan nila? Yan ang magandang pag-usapan, mga kapuso. Sapagkat naranasan na po ng ating mga kababayan dyan sa Leyte kung ano ang nangyari sa kanila nang sila'y lumipat. Parang na doble ang hirap nila eh. Di ba? Kalbaryo. Dahil doon sa hindi magandang kalagayan nila. Kaya mga kapuso, ito tatandaan natin, meron po tayong international standards at ang ito pong United Nations Humanitarian Council, mga kapuso, ito po muna eh sa mga nag-asikaso noon diyan sa Yolanda kung tama ba yung kanilang ginagawa o hindi. Mukhang hindi. Sapagkat hindi kaya-aya ang naranasan natin mga kababayan. Kumusta na kaya yung mga taga roon, yung mga biktima ng Yolanda? Ito naman, dito tayo. Super sa Radio. Biktima naman. Melo del Prado sa Super Radio. DZWB. Landslide. Bali yung buhay na family members, kukunan din sila ng DNA sample para imamatch na lang natin yung sa kanila na DNA at saka yung DNA na nakuha natin sa mga unidentified bodies. Yung iba kasi mostly may mga putol-putol na mga extremities, tapos yung ulo, yung abdomen, but in general naman talaga sa asphyxia by suffocation. Eventually, ang barangay Masara, kung i-proseso yun sa legal technical, pwede ginasiyang mawala ginasiya. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ang barangay Masara po ay magsasara na po. Isinasara na nga ngayon eh. Dahil di na talaga pwede roon, mga kapuso. So merong mga standard na dapat sundin para hindi maulit ang karanasan ng mga biktima ng kalamidad, biktima pa ng hindi magandang kalagayan sa mga relocation area, kung tawagin natin. Meron pong tinatawag na Sphere Standards. S-P-H-E-R-E. Yan na sinusunod. Yan po yung isa pong set of international principles, mga kapuso, humanitarian standards. Merong apat na technical area po niyan sa humanitarian response. Nabanggit ko na kanina yung WASH, Water Supply, Sanitation and Hygiene. Ako, kailangan ng mga tao yan. Marami pa. Meron pang yung sa resettlement, health, mga ganun po. So dito tayo, yung mga shelter kung tawagin. Nung una po, kasi umpisa pa lang, nagkagulo-gulo nga dyan eh, dahil nagreklamo dyan eh. Ang liit-liit nung ginawa para sa mga kababayan natin dyan sa biktima ng Yolanda, 4.7 square meters. Pino na sila ng United Nations. Dapat ito, gawin na nating ito na ang susundan natin. 16.45 square meters. Yun talagang pwedeng tirhan ng tao. Ha? Kaya doon sa Yolanda, mga kapos, binago na rin eventually, 17.28 square meters. At sabi ko nga kanina, sabi ni Director Dayanghirang, dito sa mga sinasabi na pagsunod sa mga sa international standard na ito, dapat dyan magkakasama na po. Lahat ha, hindi na yung parang ping-pong, dapat nagtuturuan, DSWD, DPWH, Department of Housing, meron na tayo ngayon, DNR, LGU, DOH,
coordinated para hindi po maging kawawa ang mga kababayan natin na yung biktima na, mabibiktima pa uli ng masamang kalagayan sa mga relocation area. Melo del Prado tayo, sa Super Radio. Easy Double. Chachahin na natin, baby. Alas 6:49 na po ng umaga. Mga babawi ng pirma sa People's Initiative. Hindi na dapat hinga ng paliwanag na komalik ayon sa ilang senador. Ito na ang oras ng pagbawi. Nim Parabelo, Nim pa, good morning. Super Radio. Melo, hindi naman ito relasyon, pero bakit parang complicated ang pagbawi ng pirma mula dito sa People's Initiative? Tanong yan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kaugnay ng pagpapalabas ng Commission on Elections o COMELEC ng form para dun sa mga gustong bumawi ng pirma dito sa People's Initiative para sa charter change. Dun sa signature form, Melo, kasi naiinaprobahan kahapon, inalabas ng COMELEC kahapon, hinihingan ng reason o dahilan sa pagbawi ng pirma. So, hihingin yung mga pangalan, address. Pagkatapos doon sa ibaba, may maraming buhit dyan at nakalagay ay reason. Anong dahilan ng pagbawi ng pirma? Ayaw ng mga senador ng ganon na may mga paliwanag pa. Diba? Oo, kasi ang sabi ni Villanueva, una, welcome development ito kaugnay ng aniay Peking People's Initiative. Oo. Pero, sabi niya, hindi na dapat hingan pa ng paliwanag yung gustong bumawi sa pirma dahil karapatan nila ito. Mm-hmm. Wala namang paliwanag, ano, hiningi yung kanilang pirma, ay bakit magpapaliwanag na yung gap ngayon na gusto nilang bumawi. Yung mga magkasintahang engaged na eh, naghiwalay, lang ka namang narinig. Diba? Nag-speculation lang, narinig natin, 7 tao pa. Pwede bang gano'n na lang? Sabi din niya sana to Amy Marcos, dapat madali lang yung pagbawi sa pirma kasing dali nung ginawang pagkalap ng mga pirma para dito sa PI o People's Initiative. Sabi niya yung paghingi ng paliwanag ay magpapahirap sa anmas o yung maramihang pagbawi ng pirma. Ang di ng senadora ay hindi naman nga hiningan ng paliwanag yung mga lumagda doon sa PI forms o People's Initiative forms. Maliban na lamang dun sa mga inalok ng ayuda, hindi ba? Kaya sabi niya, bakit pagpapaliwanagin ngayon? Ay, yung mga nakatanggap ng ayuda, ibabalik ba yung ayuda dahil binawi ang pirma? Ha? Aamin ba sila na tumanggap ng ayuda? Oo. At saka Melo, ang dagdag na po na dun sa signature form, dun sa baba, nakasaad na for record purposes lamang. So for record purposes lamang, yung papel na isusumite o pipirmahan para sa pagbawi ng pirma. Kaya sabi ni Senator Amy, kung for record purposes lamang, yung withdrawal form, dapat ganyan din ang trato dun sa signature sheet na pabor sa People's Initiative. Ako si Nim Parabelo, Jimmy Super Radio, DJBB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZBB. Salamat Nim Parabelo, alas 6:52 na po ng umaga. Radio na, TV pa, chachahin mo baby! Melo del Prado sa Super Radio, DZBB. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hindi ko alam kung ano, kung luto na. Nanghuhula lang rin ako eh. Ala chamba. Part 2 na ng K versus K Cucina Battle. Yeah! Ay, may tumatalan! Ang hirap! Padungisan challenge. Aray ko. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko na alam. I give up! At isa lang ang may K na magwagi ngayong Sabado. Para sa akin po nanalo ay... Pinasarap! Saturday, 8:15 p.m. Bus na sakay sina Mayor, Kapitan at Elias. Kino-stage. Upo! Upo! Walang titilos! Ang kabuuan na nagbabagang ulat. Abangan! Wagwire, 9:40 p.m. sa GTV. Walang pwede magsayaw sa publiko maliban kung may magbabantay bilang bahagi ng paaralan, pamayanan o may kinalaman sa simbahan. A ban won't keep them from stepping.
Footloose, Saturday, 6:15 p.m. on GFlix, on GTV. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Sa buong Pilipinas, radyo na, TV pa. Eto na! Mga manggagawa sa Maynila, hati ang pananaw sa isyu ng dagdag sahod. Manny Vargas, Manny! Super Radio! Morning! Morning sa iyo, Kuyang, at sa mga kapuso natin. Magkakaiba nga ang dating sa mga manggagawa dito sa lusod ng Maynila na isinusulong sa Senado na 100 piso na aumento sa minimum wage. Para sa iba, magandang balita ito, pero para sa iba, mas may dating yung babala ng grupo ng mga employers. So narito yung tinig ng mga nakausap natin ngayong umaga na ito. Sahod, kasi kulang pa rin yung kinikita namin po. Kulang pa yung kinikita namin. Para... Okay lang po, gusto madagdag. Kung papatupad man yun, mas okay. Mas okay siya kasi dagdag yun sa paggastos araw-araw, di ba? Dagdag sa sweldo. Pero kung magtatanggal, ang kawawa naman po yung mga employee na mga tatanggal. Unang-unang tataas ang bilihin. Bigas. Mga ganun. Bakit mas paripatik pa masahe? Lahat lahat yan, tataas yan. Is hindi makahabol yung mga regular empleyado sa taas na bilihin sa ngayon. Like 3 times na kasing nagtaas yung bilihin, yet yung sweldo wala man tinaas. So wala po. Doesn't make any sense at all kung may takutan man or magkaroon man ng adjustment sa... Oh, pwedeng tumaas ang sahod pero yung presyo ng bilihin, mas ibaba nila ng konti, kahit konti lang. Para na sa ganun eh, Romeo! Iyan, ibang Romeo. Sa pangkalatan ko yung 20 punto binibigay nga nila, yung presyo pa rin ng mga bilihin talaga ang problema. Ayan. At ikalawa, yung concern para sa mga mawawala naman ng trabaho o hindi matatanggap kasi maghihigpit ang mga employer. Yan naman kasi ibang mga empleyado. Mataas na kaysa sa minimum wage money. Lalo yung may mga CBA, collective bargaining agreement, di ba? Ilan ba ang apektado nito? 10% lang daw makikinabang dyan. At yung iba naman 90% nasa informal sector pa. Mga mangisda, magsasaka, mga jeepney driver. Ayun, mga nagmamanicure, pedicure, kulot. Yon. Money. Ang kinakatakutan niya ko yung Melo, syempre pag tumaas ang sweldo, baka naman daw humirit yung iba. Kapareho yung mga jeepney driver, humirit ng taas ng pamasahe. Okay, di bali, wala rin. Oo. So yun muna, yung manakuha natin informasyon mula sa mga manggagawa dito sa Maynila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Dapat mga binibigay yung mga non-wage benefit. Yan. Libreng bigas. Ano pa? Libreng itlog. May mura itlog eh. Libreng bell pepper. Mural bell pepper eh. Teka muna. Sa serbisyo publiko. Ito muna tayo sa mga yung mga walang trabaho. Maghanap kayo ng trabaho. At pag may trabaho, ay pangalagaan ng trabaho, mahalin. At okay na yung sweldo. Mega job market, mega job fair, Caloocan City Public Employment Service. Ngayong araw po mga kapuso, mayroon po sila niyan. Isasagawa yan sa 5th floor ng SM Grand Central. Simula alas 8 na umaga hanggang alas 4 naman ng hapon. Hinihimok ng LGU, Caloocan LGU, ang kanilang mga residente na makibahagi sa aktibidad. Ito pa. Sa serbisyo publiko. Ito pa. Tubig!
Water interruption, Manila Water, 10 p.m. to 4 a.m. February 19 hanggang ang 20, San Juan City, Barangay Green Hills. Ganon din pecha, 28 to 29 naman, 10 p.m. to 1 a.m. sa February 29, 28 to 29, Marikina City, Barangay Concepcion 1, Barangay Nangka. Water interruption pa rin ang Manila Water, 12 a.m. to 4 a.m. February 29, 2024. Rodriguez Rizal, Barangay Burgos, mawala kayo ng supply ng... At yan po ang ating... Sa serbisyo publiko! Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Ikapito na po ng umaga, radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. DZWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZWB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB Super Radio. Super Balita sa Umaga Nationwide. Stop by! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3 minuto, makalipas ang alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZWB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZWB. Narito sina Joel Reyes-Zabel at Melo del Prado. Biyernes po kayo, ika-16 sa buwan ng Pebrero, taong 2024. Sa ating mga headlines, damang init o yung init factor sa Metro Manila, titindi pa. Pagsapit po ng Marso, dulot ng El Nino ayon sa PAGASA. Isang labor group naniniwala na hindi malulugi ang mga negosyante sakaling aprobahan ng 100 pisong dagdag sa rawang sahod ng mga manggagawa. Samahan ng mga negosyante na nangangamba namang magdulot ng catastrophe o kapahamakan ng isinusulong na dagdag sweldo. Padalang pera o remittance ng mga OFW umabot po sa record high noong Disyembre ng nakalipas na taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bumigay na ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte City sa Bulacan, idineklarang condemned ng city building officials. Mga na-recover na bangkay sa landslide dyan naman sa Maco, Davao de Oro, isa sa ilalim sa DNA testing para matukoy ang kanilang
pagkakakilanlan. Form para sa pagbawi ng pirma sa petisyon na may kaugnayan sa People's Initiative inilabas ng Commission on Elections o COMELEC. Department of Justice, inirekomendang kasuhan ang mga opisyal ng MT Princess Empress na nagdulot po na malawak ang oil spill sa Oriental Mindoro nung nakalipas na taon. Panukalang heartbreak leave. Heartbreak leave para sa mga empleyado na sawi sa pag-ibig, isinusulong sa kamera. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Okay mga kapuso, huwag mong papauli sa malalaking mga balita at talakayan sa malalaking issue. Subscribe na po sa YouTube channel ng DCBB. Magtungo po kayo sa at DCBB594. Ulitin natin yan, at DCBB594 sa YouTube. At kayo po'y mag-subscribe. Bantay Panahon! Ubira lang hangin amihan sa dulong hilagang Luzon habang nararanasan naman ang easterly o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko sa silangang bahagi ng bansa. Ang Eastern Visayas at Rion po ng Caraga, makararanas po na maulap na papuri na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang mga isla ho ng Batanes, Babuyan, magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulo mahinang pagulan. Habang ang Metro Manila, dalalabing bahagi ng bansa, makararanas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng easterlies at localized thunderstorm. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Andaan nyo na po yung mga botelya po ninyo ng tubig. Siyempre, lagyan niyo po ng tubig. Ayun na, aqua tubs. Pwede. Maganda na kayo sa mas mainit na panahon. Ayon po sa PAGASA, pagsapit po na Marso, asahan po ang mas mainit ng panahon. Dulot po ng epekto po ng El Nino na tatagal po hanggang Mayo. Sa Kalakang, Maynila, posibleng umabot po sa 40 antas na sentigrado ang init factor o yung ramdam na init. Ito ay mas mainit kesa sa naramdamang init factor sa kaparehong panahon noong 2023. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin, this could be one of the warmest year. Tinig po ni Annalisa Solis, Officer in Charge, Climatology and Agrometeorology Division, PAGASA. Upang makaiwas po sa heat stroke, heat exhaustion at dehydration, pinayuhan po ng Office of Civil Defense ang publiko, tiyaking sapat ang iniinom na tubig kada araw. Medyo, ano ito ma'am, medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Tinig po ni Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Ang oras po natin ay 7 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Hindi lang tao, pati mga alagang hayop ay posibleng makaranas ng heat stroke dulot ng matinding init ng panahon. Sa bayan ng Magaldan sa Pangasinan, nanghihina at naglalaway na mga alagang baka dahil nakabilad sila sa araw. Dahil dito, pinayuhan ng Pangasinan Veterinary Office ang mga may alagang hayop na tiyaking na mamonitor ang kalagayan ng kanilang mga alaga at may sapat silang inuming tubig. Kapag well-monitor yung mga alaga nilang hayop, pangalawa, provision of tubig na inumin. Ang tinig ni Dr. Araceli Robinyol, Officer in Charge ng Pangasinan Veterinary Office. Iniyak naman ng Department of Energy na walang inaasahang brownout sa panahon po ng tag-init. Sa kabila po yan ang inaasahang pagtaas po ng demand o pangangailangan po sa supply po ng kuryente sa panahon po ng tag-init dahil sa pagdami naman ng mga gagamit ng air conditioning unit at ventilador. Ayon po kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, sapat po ang supply ng kuryente, mahal nga lang. At kung magkakaroon man ng brownout ay posibleng ito'y dulot po ng problema sa transmission o distribution ng kuryente. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So, problema sa transmission, distribution facilities. Tinig po yan, Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Samantala! Singil sa kuryente dyan sa Palawan, mananatiling mataas. Dahil po sa Emergency Power Supply Agreement ng Paleco, ayon po sa Department of Energy. Kawawa naman yung mga Palawenyo. Junfred Galamba, Super Radio Palawan. Junfred, pasok! Super Radio!
Joel Melo, malabo pa unang maibalik sa dating presyo o mababang rate ang bayarin sa kuryente dito sa lalawigan ng Palawan kahit pa ibalik ang subsidiya mula sa Universal Charge at Missionary Electrification. Ito ay dahil maiba pa umanong pinasok na Emergency Power Supply Agreement o EPSA ang paleko na ang sanhi ay ang naging kapabayaan at delay sa pagsasagawa ng competitive selection process ng kooperatiba, kaya malabo umanong ibalik ng gobyerno subsidiya dito. Ayon kay Assistant Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy, ang request umano ng Palawan Electric Cooperative ay ma-exempt sila sa pulisiya ng DOE, kaya sa kasalukuyan ay naghahanap sila ng basihan para mapagbigyan sa hiling na ito, subalit hanggang sa ngayon ay ina-assess pa ito dahil mahirap umano na sila mismo sa gobyerno ang hindi susunod sa pulisiya. Alam umano ng Paleco na bago sila pumasok sa EPSA ay mayroong pulisiya na kung ang dahilan ng PSA under emergency ay dahil sa tagal ng pagsasagawa ng competitive selection process ay hindi ito magiging entitled sa UCME subsidy. Binigyang diin ni Asek Marasigan na huwag umanong umasa ang mga consumer ng Paleco na maibabalik sa dati ang singil sa kuryente sa Palawan na sa ngayon ay naglalaro sa mahigit 14 pesos kada kilowatt hour na inaasang tataas pa sa buwan ng Marso. Malalaman dati sana ay 10 hanggang 11 piso lamang kada kilowatt hour ang bayarin sa kuryente dito sa Palawan. Ako si June Prad Calamba ng GMA Super Radio Palawan, nag-uulat para sa GMA Super Radio DCBB. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin ay alas 7:11 na po ng umaga. Mababawasan lamang ang kita, ngunit hindi malulugi. Ito ang nakikitang epekto ng partido manggagawa sakaling maisabatas ang panukalang 100 pisong dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Renato Magtubo, National Chairperson ng partido manggagawa, walang katotohanan ang mga idinadahilan ng mga employer na maraming negosyo ang magsasara at marami ang mawawala ng trabaho oras na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Tingin ko naman, marireduce lang yung profit mo pero hindi ka malulugi. Yun din yung rason ng employers, di kaya. Pero may nakita ba tayo nagsara? Wala naman eh bumaba pa ngayong unemployment eh. Bumaba pa yung inflation eh. So, parang patunay na hindi totoo yung doomsday scenario. Na kapag tumaas yung presyo ng sweldo ng panggagawa ay magsasarahan at tataas yung presyo ng bilhin. Sa gitna nito ay nagpapasalamat si Magtubo sa Senado matapos ipasa sa ikalawang pagbasa ang panukalang 100 pisong dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Anya, sakaling maging ganap na batas ito ay malaking tulong ito sa mga ordinaryong manggagawa at madaragdagan ang kanilang take-home pay. Yung nawala yung wage loss because of inflation, marirecover ng 100 pesos across the board wage increase doon sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Same is true sa mga ano, sa mga provinces kasi across the board naman ito. So kulang pa rin yan kung pag-uusapan natin ano ba dapat sa take-home pay no, ng isang manggagawa sa kanyang family of 5. Sinasabi na maraming data naman niya, 1,100 to 1,200 yan no, na sweldo dapat. Kahit dalawa kayo nga sa trabaho at minimum wage earners, kakapusin pa rin kayo eh. Ang tinig ni Renato Magtubo, National Chairperson ng Partido Manggagawa. Nilinaw naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi po sila pumapanig sa mga employer. Sa isyu po ng dagdag sahod sa mga manggagawa, ipinaliwanag po ni Labor Secretary Bienvenido Laguespa na hindi sila tutol na palakasin ang purchasing power ng mga manggagawa, ngunit ang usapin anya ng dagdag sahod ay kailangan balanse at maingat na sinusuri. Kailangan po talaga ang maingat na pagsusuri dahil bagamat laging sinasabi po ng ating mga kaibigan sa labor sector na lumang tugtugin na yan, lumang kanta na yan ng employer, kaya po namin binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, sa inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. Ito anya ang kagandahan na dumadaan sa Regional Wage Board, yung mga petisyon para sa dagdag sahod. Sa gitna nito, nilino naman ni Laguespa na sakaling maisabatas ang panukalang 100 pisong dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor, handa ho silang ipatupad po ito. Walang bigyan ng diin na yung pong karapatan o kapangyarihan na magpasa ng batas, iyan po'y nasa ating legislatura. Kami po, kung mayroong mapasang batas, ang amin pong magiging reaction, paano po namin ipapa-implement? Okay. Implementation aspect po kami. So, amin pong aabangan
kung ano po ang magiging final na hugis o ano man po ang mga final na provision. Tinig po yan ni Labor Secretary Benvenido Laguesma. Nakukulangan ang isang kongresista sa panukalang 100 pisong dagdag sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor na nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado. Ayon kay House Deputy Majority Floor Leader Janet Garin, maliit ang 100 pisong dagdag sa arawang sahod. Kung pwede, ipatupad yon at medyo ang liit talaga ng 100. Hindi siya kakayanin. Kaya dapat malaki siya. So there was a discussion na baka nasa mga 350, 400. Ngunit sinabi ni Garina dapat masusimpag-aralan ang usapin sa dagdag sahod dahil kailangan balansehin ang kapakanan ng mga manggagawa at ng mga negosyante. Yan ay lalo pa't karamihan sa mga negosyo sa ating bansa ay mga micro, small and medium enterprises. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. Sa Pilipinas, 98% to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. Ang tinig ni House Deputy Majority Floor Leader Janet Garin. Super Radio. Nakakamba ang mga Employers Confederation of the Philippines o ECOP na magdudulot lamang po ng lalo pang pagbilis ng inflation ang isinusulong na dagdag sa 100 piso sa arawang sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo po ng ECOP, posibleng madagdagan ng 2% ang inflation sa bansa sakaling ito'y ipatupad. Sigurado kasi anyang ipapatong lamang ng mga kumpanya sa kanilang mga produkto ang idadagdag sa sweldo na magre-resulta naman sa pagmahal ng mga bilihin. Dagdag pa ni Ortiz Luis, nahihirapan po ang mga negosyante na ipatupad ang nasabing hakbang, lalo na't karamihan sa mga negosyo sa bansa ay kabilang po sa mga micro, small and medium enterprises. Anya, 10% ng mga negosyo sa Pilipinas ay micro, 8% ay small, 1% ay medium. At mababa sa 1% lamang ang mga malalaking negosyo. Sinabi pa ni Ortiz Luis na maituturing anyang catastrophe ang isinusulong na 100 pisong dagdag sa arawang sweldo ho ng mga manggagawa. Yung 100, ano kong catastrophe yan? Dalawa lang ang pwede mo gawin. Idagdag mo sa presyo mo kung kaya ng merkado. Kung hindi, magbawas ka ng tao. Eh yung mga kasulat yung mangyari. Tinig po ni Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines, ECOP. Dalawagan ang Teachers Dignity Coalition sa Kongreso na dapat aksyonan ng panukalang itaas sa 50,000 piso ang minimum na sahod ng mga pampublikong guro. Ayon kay Benjo Basas, chairman ng TDC, hindi na kasi sapat para sa isang pamilya ang salary grade 11 na mga pampublikong guro o katumbas ng 27,000 pesos na entry level. Lalo na anya ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Bukod dito, ito rin anya ang pinakababang pasahod sa government professionals. Kaya naman napipilitan anya ang ilang guro na humarap pa ng iba at karagdagang pagkakitaan dahil sa mababang sweldo. Naon na rito, inihain ng Makabayan Block ang House Bill No. 9920 kung saan target na gawing salary grade 15 sa ilalim ng Salary Standardization Law ang sahod ng mga pampublikong guro na katumbas ng 50,000 piso kada buwan. Super Radio! Naitala sa record high ang remittance o yung padalang pera ng overseas Filipino workers noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo po sa $3.28 billion ang perang pinadala ng mga OFWs pamagitan po ng formal channels at bangko. Mas mataas po ito kumpara sa $2.71 billion noong Nobyembre. Ang cash remittances noong December 2023 ay mas mataas din ng 3.8% kumpara po sa kaparehong panahon noong 2022. Malaking bahagi po nito ay nagmula sa Amerika. 40.9% na sinundan po ng Singapore, 7.1% Saudi Arabia, Japan at United Kingdom. Super Radio! Samantala, yung presyo po ng sibuyas sa General Santos City bumaba ng 20 hanggang 40 piso kada kilo. Abay, magandang balita. Mula ho sa GMA Integrated News, mag-uulat po si Abby Caballero, GMA Regional TV 1, Mindanao. Abby! Pasok! Super Radio! Joel Melo, good news para sa mga mamimili sa General Santos City. Dahil ang sibuyas ay nasa 110 pesos na lang ang presyo mula sa 150 pesos kada kilo noon. Samantala, 35 pesos na lang ang bawat kilo ng kamatis mula sa 55 pesos kada kilo noon. Pero tumaas naman ang presyo ng ilang pansahog na ibinabagsak sa merkado ng nasabing syudad. Ang luya mula sa 60 pesos kada kilo, 85 pesos kada kilo na ngayon. 20
piso naman ang itinaas ng presyo ng white onion mula sa 80 pesos o 100 pesos kada kilo na ngayon. Wala namang ipinagbago ang presyo ng bawang at kalamansi na nasa 130 pesos at 25 pesos kada kilo pa rin. Ayon sa tinderang si Rosalie, kahit na tumaas ang presyo ng ilang pansahog, mas mabuti na lang daw ito dahil malaki naman ang ibinaba ng presyo ng ibang pansahog sa merkado. Hindi naman daw sila malulugi. Samantala, ikinatuwa naman ito ng ilang mamimili dahil mas marami silang mabibili na hindi magkukulang ang kanilang budget. Joel Melo, ang pagtaas ng presyo ng mga pansahog sa merkado ay dahil sa demand at supply ng produkto. Ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News. Nag-upulat sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Salamat, Abby Caballero, GMA Regional TV 1 Mindanao. Super Radio! Samantala, ilang magsasaka sa San Ildefonso, Ilocos Sur, hinahayaan na lang pong mabulok yung kanila pong aning bell pepper dahil po sa sobrang baba po na o baba po ng presyo. Mula sa GMA Integrated News, magulat po si Ivy Hernando, GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy, pasok! Super Radio! Joel Melo, pahinog pa lang ang mga bunga pero palugi na ang presyo ng produktong bell pepper ng mga magsasaka sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayon sa magsasakang si Joel, 50 pesos na kada kilo ang farm gate price ngayon. Mababa sa dati nitong presyo na 180 hanggang 250 pesos per kilo. Kaya kung tuluyang bumaba pa ang presyo, hindi na raw niya ibebenta ang kanyang mga tanim. Dahil mas mahal pa raw ang gagastusin niya sa pagpapaspray at upa sa mag-aani. Sa ilang taniman naman ng bell pepper sa San Vicente, sinabayaan na ng mga magsasaka na mabulok ang mga bunga ng mga tanim nila. Ang ilan ibinenta na lang kanilang mga ani, talagang 10 hanggang 20 piso kada kilo para mapakinabangan pa kahit paano. Kahit malayo sa presyo na 100 piso kada kilo na bentahan sa mga pamilihan. Kakaunti naman raw ang nagtanim ng bell pepper ayon sa High Value Crops Coordinator, kaya walang overproduction. Ayon kay Teresito Batin, Ilocos Sur Organic Trainer and High Value Crops Coordinator, bumagsak ang presyo dahil daw sa mga traders. Sila raw kasi ang nagdidikta ng presyo. Joel Melo, kaya bilang tugon sa problema ng mga magsasaka, nakipag-ugnayan na ang Provincial Agriculture Office sa Agricultural Marketing and Agribusiness Department ng Department of Agriculture na siyang hahakot at bibili sa mga ani ng magsasaka at direktang ibebenta sa mga seller. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, ako si Ivy Hernando, nag-uulat para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat, Ivy Hernando, GMA Regional TV 1 Mindanao. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating na exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7.23, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-impact ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. We're super.
super grateful and happy. Dahil GMA Radio ang number one for 2023. Number one AM station ang Super Radio DZBB. At number one FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Pwede rin ba yan? Handa na ako sabihin kay Christian to. Kailangan na namin magharap talaga. Asawa ng asawa ko. Balita sa umaga, nationwide! Idineklara ng condemned ang bumigay na ikalawang palapag ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte City dyan sa Bulacan. Matatanda ang isa ang nasawi habang maigit 50 ang sugatan nang bumigay ang ikalawang palapag ng simbahan noong Ash Wednesday. Sa inspeksyon ng city building officials, kitang-kita na inanay ang ikalawang palapag. Kaya pinakakambahan na marupok na rin ang iba pang bahagi ng second floor. Pinapakondem namin lahat ng kahoy. Because of infestations, ang cost ng pagbagsak is termite infestation. And then nire-recommend na rin namin sa church na palitan na rin ng flooring. Steel or concrete or pwede pa rin wooden, basta treated. Permanent structure ang concrete. Pero bakal na, mas maganda. Maraming taong pumupunta sa simbahan. Tinig po ni Architect Pavel Halog ng San Jose del Monte City, Bulacan Building Office. Kaugnay po nito, pinasusuri na rin ang bubong ng simbahan para makatiyak kahit bakal ang pagsuporta rito. Samantala, pinag-aaralan pa hanggang Linggo kung pwede na hong muling magdaos ng misa sa simbahan. We will have to depend on the go signal of the city government. Tinig po yan ni Bishop Dennis Villarojo ng Diocese ng Malolos. Wala namang balak na magsampa ng kaso ang pamilya ng nasawing 80 taong gulang na choir member at iba pang sugatang biktima. Samantala, isa sa ilalim sa DNA test ang mga na-recover na bangkay sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Ayon kay Dr. Charina Labrador, team leader ng Disaster Victim Identification Unit ng National Bureau of Investigation, yan ay para matukoy ang pagkakilala ng mga na-recover na bangkay. Bali yung buhay na family members, kukunan din sila ng DNA sample para imamatch na lang natin yung sa kanila na DNA at saka yung DNA na nakuha natin sa mga unidentified bodies. Ayon pa kay Labrador, karamihan sa mga nasawi ay dulot ng asphyxia by suffocation o kawalan ng nalalanghap na oxygen nang matabunan sila ng gumuhong lupa. Yung iba kasi mostly may mga putol-putol na mga extremities, tapos yung ulo, yung abdomen. But in general naman talaga sa asphyxia by suffocation. Ang tinig ni Dr. Charina Labrador ng Disaster Victim Identification Unit ng National Bureau of Investigation. Samantala, natukoy na rin ang Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 11 ay isa sa mga magsisilbing temporary shelter area ng mga apektadong residente ng Barangay Masara. Samantala, bilang na mga bangkay na nahukay sa landslide sa Maco, Davao de Oro, umabot na sa 72, Jessa Torrefranca. Super Radio Davao, Jessa! Super Radio! Jessa? Lipa tayo. U.S. Marine Corps, malaki ang naitulong sa paghatid ng relief goods sa mga apektado ng landslide sa Davao de Oro ayon sa Armed Forces of the Philippines. Mark Makalalad, Mark! Super Radio! Mark! Super Radio! Sino ready? Wala? Okay. Sige, mamaya na sila, ha?
Isang technical working group ang magbabalangkas na mga panuntunan para ma-regulate ang mga electric vehicle. Ito'y sa gitna po ng lumalalang problema ng kawalan ng kontrol sa paggamit po ng mga naturang sasakyan. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority MMDA, aabot po sa mahigit 500 aksidente na kinasasangkutan ng mga e-bike o e-trike ang naitala sa Metro Manila noong 2023. Ang nakakabahala, may mga e-trike na ginagamit sa pamamasada kahit walang prangkisa. Kaya naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay nagpasyang makipag-ugnayan sa Land Transportation Office o LTO at MMDA. Kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posibleng tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho bagamat wala hong mga prangkisa. Ano to, prangkisa? Prangkisa, wala sino prangkisa. Ba, sino ba ang mga namigay niyan? Aba, ang gobyerno. Ang gobyerno. Paano namin mabilihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Ano diba? Daw ta? Experiment lang? Testing? Tourism destination? Lumabas na, pati sa National Highway. Ang magkasunod na tinig po ni na LTFRB Chairman Chofil Aguadis III at MMDA Chairman Romando Artes, wala namang nakikitang problema yung grupong Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP sa balak na regulasyon sa mga e-vehicle. Super Radio! Alright, sandali. Mga kapuso, ready na pare. Ang ating mga tagapagbalita, si Jessa Torrefranca ng Super Radio Davao, bilang po ng mga bangkay na nahukay sa landslide sa Maco, Davao de Oro, umabot na po sa 72. Alamin natin ang balitang yan kay Jessa Torrefranca. Jessa, pasok! Super Radio! Umakyat na sa 72 ang bilang ng mga bangkay na nahukay mula sa gumuhong lupa sa barangay Masarang, Maco, Davao de Oro. Yan ang batay sa impormasyon mula sa provincial government ng Davao de Oro, habang nasa 36 naman ang patuloy na hinahanap. Samantala, sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Lea Anyora sa local government operation officer ng DILG Davao de Oro na may mga nahukay na buo ang katawan habang mga bahagi na lamang ng katawan ng iba namang nakukuha ng mga bumubuo ng search and retrieval team. Melo Joel, pinalalahanan naman ng lahat ng kamag-anak ng mga biktima sa landslide na sundin ang proseso sa pagkilala ng mga nahukay na katawan. Samantala, nagpapatuloy naman ang anti-mortem data collection at pag-blatter sa mga missing sa individual sa posibleng kasama ng mananatabunan sa landslide. Ako, si Jessa Torrefranca ng GMA Super Radio Davao, nagulat sa Super Radio DZWB, dapat totoo. U.S. Marine Corps, malaki na itulong doon sa paghatid po ng relief goods sa mga apektado ng landslide sa Davao de Oro. Alamin natin ang balita mula kay Mark Makalalad. Mark, pasok. Kabuang 15,400 na family food packs ang na-deliver ng United States Marine Corps sa landslide-affected area sa Davao de Oro. Isinatuparan ng U.S. Marine Corps ang mission katawang ng Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno ayon sa AFP. Inatid ang family food packs sa mga apektadong komunidad sa Davao de Oro gamit ang dalawang USMC KC-130J Hercules aircraft. Pinasalamatan naman ni AP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tulong na ito ng kalyadong pwersa mula sa Estados Unidos. Malaking bagay, ani Browner, ang tulong ng US para sa mga pamilya na labis na naapektuhan ng naganap na natural na kalamidad. Ang inyong kapuso, Mike Makalalad ng GMA Super Radio. DZWB, dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, 32 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lighting up ceremony ng Philippine Domestic Submarine Cable Network o PDSCN sa lungsod ng Makati. Yan ang pagpapailaw sa $115 million na Network Infrastructure Project. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na itinuturing niya itong game changer sa usapin ng internet at interconnect activity, ganon din sa isinusulong na digital transformation ng bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ang proyektong ito ay binubuo ng higit sa 2,500 kilometro na undersea fiber optic backbone network infrastructure na kukonekta sa Luzon, Visayas at Mindanao at dadaan sa 21 probinsya mula Quezon Province patungo ng Zamboanga. Ang submarine cable na ito ay maaaring magamit ng iba pang internet service provider bukod sa Infinivan
Eastern Telecom at Globe Telecom na nag-initiate ng naturang programa. Ayon sa Pangulo, ito na ang itinuturing na pinakamahabang fiber network sa bansa na magbibigay ng mabilis na internet connectivity sa urban at rural areas. Ang Philippine Domestic Submarine Cable Network ay isa sa mga flagship projects ng Infinivan na nakasuporta sa panawagan ni Pangulong Marcos na nationwide digital transformation. Super Radyo! Iniimbestigana na Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC ang napaulat na mga Peking Philippine e-travel website. Nambibiktima po't naniningil po sa mga pasaherong bibiyahe po sa Pilipinas. Ayon kay Undersecretary Alexander Ramos, 8 Peking website na ang kanilang iniimbestigahan at lahat ng mga ito ay nasa labas po ng bansa. Inaalam pa kung mga Pilipino o mga banyaga po ang nasa likod po nito. Sa ngayon po'y gumagawa na umano sila ng paraan para ma-block ang mga yan. Susulat na rin sila sa mga platform na nag-host ng mga website para ireklamong nagagamit ito sa panloloko. Una rito, nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga Peking e-travel website. Naniningil po yung mga yan, yung mga Peking e-travel website na yan ng $50 hanggang $100 o katumbas ng 3,000 piso hanggang 5,000 piso. Eh, libre po yan eh. Libre naman po itong e-travel pass na hinihingi pagdating sa Pilipinas. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kapag ka nakakakita po tayo ng check, ano ba ang pumapasok sa ating isipan? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Eh yung check po ng RightMed, ano nga bang ibig sabihin po niyan? Pag may check po, high quality. Pag may check, abot kaya, mga kapuso. Iyan ang ibig sabihin ng check po ng RightMed. Dahil ang gamot po ng RightMed, abot kaya ang presyo, pero high quality po ang pagkakagawa. Hindi kami minusin ng RightMed, mga kapuso. Kaya kapag hanap po yung gamot, eh wag po kayo maiya magtanong, hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa mga listahan ng mga produktong RightMed, bisitahin ka din ang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Oras natin, alas 7.36, radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! We're super grateful and happy dahil GMA Radio ang number 1 for 2023. Number 1 AM station ang Super Radio DZDB at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat, mga kapuso. Items na nakadisplay sa likod natin ay... No, siguradong tunay. Tunay na nagpapasaya sa inyo tuwing Sunday night. Sunday, 6:15 p.m. You left this in my place daw? Kaninong place? Paano nasira tong relo mo? Hindi ko alam. May babae ka? Sino? Sino? Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV.
nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Naglabas na po ang Commission on Elections, COMELEC, ng forms para sa withdrawal o pagbawi po sa mga pirma sa mga signature sheet o petisyon para sa People's Initiative. Sa naturang form, mga kapuso, ihingin ang personal na detalye ng botante gaya po ng pangalan, address at precinct number kung saan ka nakarehistro. Kailangan ding ilagay sa form yung mga dahilan ng pagbawi ng pirma. Makukuha po ang mga signature withdrawal form sa offices ng election officer sa buong bansa at isusumiti rin po ito sa parehong opisina. Nilinaw naman ng COMELEC na ang pagtanggap po ng withdrawal forms ay para lamang sa pag-record o hindi ito formal na aksyon ng komisyon kaugnay po ng mga petisyon para sa People's Initiative. Matatandaang noong ika-29 ng Enero, pansamantalang sinuspindi ng COMELEC and Bank ang lahat ng proseso na may kinalaman sa People's Initiative dahil kailangan pa nilang ayusin ang mga panuntunan para dito. Super Radyo! Yung pag-aproba po ng Kongreso sa pambansang budget, bulok! Dahil kulang sa transparency ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Alamin natin ang balita kaya wala namang kini Farvelo. Names go! Super Radyo! Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na bulok ang sistema ng Kongreso sa pag-approve sa pantaunang pambansang budget. Kulang na kulang ani ito sa transparency. Sa sistema ngayon, bukas sa publiko ang pagtalakay sa budget o national budget ng iba't ibang gobyerno o yung budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kapag nasa committee level ng Senado at ng Kamara. Pero pagdating sa bicameral conference committee, sarado na sa publiko. Karaniwan ng closed door kapag may pulong ang mga senador at kongresista sa bicam at karaniwan din ipinaubaya ng bicam ang paghimay sa budget sa mga chairman ng Senate Committee on Finance at House Committee on Appropriations. Pinuna ni Pimentel ang sistema ng pag-approve ng Kongreso sa national budget nang hinga ng reaksyon sa pag-alma ni Senator Amy Marcos sa mga isiningit ng Kamara sa pambansang budget para ngayong taon na pinaniniwalaan na para sa umano'y fake na People's Initiative para sa charter change. Tinukoy ni Marcos ang 26.7 billion pesos para sa ayuda, para sa kaposang kita program o ACA program na ipinadagdag ng Kamara sa budget ng DFWD. Tinukoy din ang 12 billion pesos na idinagdag din umano ng Kamara sa budget ng COMELEC habang nasa bicam ang budget at hinihinala na para ito sa plebisito para sa tsatsa. Bago yan, pinwestiyon ni Pimentel ang pagdaragdag ng Senado at Kamara ng 450 billion pesos sa unprogrammed appropriation sa national budget para ngayong taon at pinwestiyon din ang laging pag-aapura ng Kongreso sa budget at ang pag-certify ng Pangulo na ito ay urgent. Ako, si Minta Ravelo ni Jimmy, Super Radio, DZWB, Tama Totoo. Super Radio! Ang oras po natin ay alas 7.41 na po ng umaga. Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa lumubog na motor tanker o MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Ito'y matapos makita ng Department of Justice sa mga irregularidad ng ilang dokumentong may kinalaman sa konstruksyon at Certificate of Public Convenience ng naturang barko. Bukod sa mga opisyal ng MT Princess Empress, inirekomenda rin kasuhan ng isang tauhan ng Maritime Industry Authority o Marina at isang pribadong individual dahil sa muna'y paggawa at paggamit ng mga peking dokumento. Sinabi naman ng Marina na maaasahan ang kanilang pakikipagturungan sa kaso. Suportado naman ng Philippine Coast Guard ang rekomendasyon ng DOJ kasabay ng pagtitiyak na hindi nila kinukonsente ang anumang pagkakamali ng kanilang mga tauhan. Hinihingan pa ng GMA Integrated News ng pahayag ang mga opisyal ng MT Princess Empress ukol dito. Matatanda ang mahigit sa 100 barangay at libo-libong magsasakat manging isda ang naapektuhan ang kabuhayan dulot ng malawakang oil spill sa Oriental Mindoro nung nakalipas na taon. Super Radyo! Umaapila ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Tagal na nito. Sa Department of Justice, DOJ, magtakda po ng susunod na case conference. Ayon po sa pamilya ng ilang missing sabungeros, wala nang nangyari sa dapat sana'y buwan ng case conference na nooy walang patid. Nakaraan po January, hindi po natuloy. Tapos nangako po ulit sila na ngayong February, imi-meet nila yung mga kamag-anak ng mga nawawala. Eh matatapos na naman po yung February. Wala na naman pong update sa amin kung kailan kami pupunta ng DOJ. Eh, abangan nyo sa Marso. Tinig po ni Eloy sa Buhol, kamag-anak po. Anong panahon? Ang taon? Hindi. Ngayon taon pa rin. Okay. Ngayon taon naman. Oh. Marso, abangan nyo. Ang tinig po ni Eloy sa Buhol, kamag-anak ng missing sabungeros. Sabagay, hindi rin ako sigurado, pare Melo. Sorry, hindi rin ako sigurado. Sa ngayon po, pinipilit na lamang ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero na huwag
paghinaan po ng loob. Meron pa po ba kaming iniintay na hustisya? Yun po malaking katanungan sa amin eh. Kasi kami po hanggang ngayon, hindi kami sumusuko hustisya sa kanilang pagkawala po. Tinig po ni Cristina Ignacio, kamag-anak po ng missing sa Bungeros. Wala pang payag ukol dito ang Department of Justice. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos, sinatasan po ang PNP. Oy, palakasin nyo ang kampanya laban naman sa cybercrime. Balita ka din sa atin ni Tuesday New. Tuesday, pasok. Super Radio! Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pambansang pulisya na palakasin ang kampanya laban sa cyber crimes. Sa gitna na rin ito ng magkakasunod na cyber attacks at email bomb threats sa mga tanggapan ng gobyerno. Sinabi ng Presidential Communications Office na sa isinagawang command conference sa Campo Crame, pinuna ng Pangulo ang pagsipa ng kaso ng cyber crime sa bansa na umabot sa 21,300 noong nakalipas na taon mula sa 13,890 noong 2022. Ayon sa Pangulo, patunay ito na nag-e-evolve o lumalago ang teknolohiya kaya dapat anya itong masabayan din ng pulisya. Dahil dito sinabi ng Pangulo na mahalagang mapalakas ng PNP ang kanilang cybercrime unit at paigtingin ang prevention, detection at investigation sa cybercrime cases. Ayon pa sa Pangulo, kailangan ng PNP ng mga eksperto sa kampanya kontra cybercrime. Magagaling anya at may talento ang mga Pilipino pagdating sa information technology. Sa panig naman ng Philippine National Police, iminungkahi nito ang pagtatatag ng Cyber Security Center na tututok sa pagbabantay, pagtukoy, pagprotekta at pagresponde sa anumang cyber security incident. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DGW. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.45 na po ng umaga, tinatayang 100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa kanto ng Alonso at Fugosa Street sa Barangay 330 sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bago mag-alas 12 ng tanghali na umabot sa ikatlong alarma bago na pula alas 12.40 ng tanghali. Humigit kumulang sa 50 magkakadikit na bahay na gawa sa kahoy ang natupok ng apoy. 4 na tao ang naiulat na nasaktan, kabilang ang isang minor de edad. Baga mula sa nagwe-welding sa Ginibang Antonio Regidor Elementary School ang itinuturo ng mga residente na pinag-ugatan ng sunog. Gayunman, nilinaw ni Manila BFP Chief Fire Senior Superintendent Christine Culia na iniimbisigahan pa ang sanhi ng sunog. Alamin din nila kung may permit ang pagwe-welding sa Ginibang Gusali ng paaralan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Magaling na kayo. Naka-bio flu kasi mga kapuso. Yan, tatandaan nyo ha. Meron po palang sinasabi ang DOH Department of Health natin na tumaas daw po ang flu cases ng bansa by 50%. Opo, mga kapuso. 2023 po ang pinag-uusapan dyan. Kumpara nung nakalipas sa taon na 2022. Paalala ito sa atin na agapan ng flu bago ito lumala. Mahalaga pong iwasan natin ang pagkalat at pagtaas ng flu cases dito sa ating bansa. Maliban po sa paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask at saka pagbakuna laban sa flu, mahalaga ding malaman kung flu na nga ba ang ating nararamdaman. E paano nga ba natin malalaman kung may flu na kayo? Aber? Ito, basta may dalawa o higit pang sintomas, baka flu na yan. May lagnat at sore throat, dalawa yun. Ayun, baka flu na. Headache, body pain, sipon, tatlo yun. Baka flu na rin po. Kahit anumang kombinasyon ng dalawa o higit pang sintomas ng flu, mag-bio flu agad. Tandaan, 2 or more sintomas, baka flu na yan. Mag-bio flu na. Phenylephrine, HCL, chlorpenamine, Maleate Paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, alas 7.47. Radyo na! TV pa! Ortesiya na! Disiplina pa! 5S contra Dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S contra Dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pang-apat, support fogging and spraying in hot spot areas. At pang-lima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa DBTV at Department of Health. Naninig ang
tayo sa ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Tapos na, Toretto. Lumabas ka na ng sasakyan mo ngayon din. Pinapahiya mo sarili mo. Ipanalo niyo muna, tsaka mo ulit gawin yan. Sa ngayon, tigilan mo muna. Wala nang gera. Ikaw lang ang mahalaga ngayon. You won't lose easily when you fight. So don't give up. Gusto kong magpresenta sa ngalan ng senior class ng Beaumont High na ang batas laban sa public dancing sa bayang to ng Beaumont matanggal na. Now showing on G-Flix. Keeping it good. Balita sa umaga, nationwide! At para sa mga may hugot, it's a heartache. Isinusulong po sa kamera ang isang panukalang batas na bigyan ng tinatawag na heartbreak leave. Oink! Ba't may toink? Ba't may toink pare? Dami-dami na natin, diba? Kung ano-ano na leave. Oo, dami na nga eh. Nadagdagan na nga yung ano, diba? Yung maternity leave, yung paternity leave. May bereavement leave pa. Oo, tapos ito, mga kapuso, heartbreak leave. Break leave. At emotional support ba? Ang mga empleyado na bigo o sawi sa pag-ibig. Sinasabi nila, huwag mong dalhin sa trabaho ang iyong kasawian sa pag-ibig. Eh, paano kung ang katrabaho mo ang ikinasabihin ng pag-ibig mo? Ayun, oo. Eh, huwag ka tong humahanap ng love life. Ay, saan ka hahanap? Sa labas. Sa kabilang kumpanya. Sa kabilang floor, ano ha? Ito ang House Bill number 9931 ni Cagayan de Oro City Representative Lorda Ansuan. Nahangad po na matulungan po yung mga manggagawa na naghihirap dahil sa naranasang breakup. Paliwanag po ni Suan, may pag-aaral na ang breakup o hiwalayan ay may malaking epekto sa emotional and mental well-being ng isang tao. Yes. Pag-ibig lang yan. Pag-ibig lang pare ha. At nakababawas din sa produksyon at marami pang iba. Kapag ka naging, hindi kaya maabuso ito pare. Sabihin nila eh. Oh, ang dami kong iniibig eh. Ang dami kong kasawian sa buhay. Nasawi ako ha. Pwede bang mag-live? Ano ka na? Live ano? Forever ka na. Pag gano'n, patatalsikin ka na sa kumpanya. Kapag ka naging ganap na batas, bibigyan po ng isang araw na unpaid heartbreak leave. Kada taon ang mga empleyado, hindi naman pala babayaran. Unpaid. Unpaid, wala ka lang production, no? Nawala pang 25 taong gulang. Yung mga empleyado naman na edad 25 hanggang 35 ay bibigyan ng hanggang 2 araw na unpaid heartbreak leave kada taon. Mm-hmm. Habang ang edad 36 pataas, 3 araw na unpaid heartbreak leave ang maaaring gamitin kada taon. Wala hong bayad, oh. Walang bayad. Para naman mag-qualify dito, ang mga empleyado ay kailangan sumulat sa kanyang employer kaugnay po ng pinagdaan ng breakup. So, isasalaysay mo doon kung paano ka sinaktan ng iyong iniibig. Para yung salaysay nyo po ay ano, maging makabuluhan at kapulutan ng aral. Anong dapat? Ipadala nyo po kay Tony Aquino sa Sumasa Puso. Oo nga. Sumasa Puso ng buwan pa naman ngayon. No? Nakasaad din sa panukala na atasan ng Department of Labor and Employment at Civil Service Commission na maglaan ng mga mental health professional na magpakalat po ng materyales na makatutulong upang agad na humupa ang sakit na dulot po ng pagkabigo sa pag-ibig at lumikha ng Confidential Emotional Support Programs. Sumasa Puso. Super Radyo!
Samantala po, muling pinaralan bilang AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZWB sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Itinanghal naman ang Kapuso Network bilang TV Station of the Year. Kabilang din sa pinarangalan ang mga sumusunod na programa at personalidad na mga ng GMA Network. GMA Regional TV, Regional TV Network of the Year. 24 Horas, Best TV News Program. Ato Maraulio, Male News Anchor of the Year. Vicky Morales, Female News Anchor of the Year. Kapuso Mo, Jessica Soho, Best News Magazine Program. Emil Sumangil, Best Public Service Program Host. Resibo, Walang Lusot ang May Atraso. Reporter's Notebook, Best Documentary TV Show. Family Feud, Best Game Show. Martin Javier, Best TV Sports Program Host. Unang Hirit, Best Morning Show. Pepito Manaloto, Best Comedy Program. Pokwang, Best Variety Show Host, TikTok Lock. Royal Blood, Best Premier Drama Series. Rian Ramos, Best Primetime Drama Actress. Zig Dulay, Director of the Year, Firefly. Ashley Ortega, Breakthrough Artist of the Year. Ewen Mikael, Child Star of the Year, Firefly. Super Radyo! Tila nakaranas po ng nosebleed o pagdurugo po ng ilong ang isang Pinoy sakay po ng isang jeep. Sa ulat po ng GMA Integrated News, kinaaliwan po ng mga netizen yung post ng isang TikToker. Kaugnay po ng kanyang naging problema dahil hindi niya ho alam kung paano sasabihin sa wikang Ingles ang Miss, pakiabot po ang bayad. You know, sa kapwa pasahero na dayuhan kasi yung nandun sa bandang likuran po ng driver, yung pwede pong mag-abot po ng bayan, isa pong dayuhan. Ipinost po ng TikToker na si Steffi ang kanyang karanasan at kanyang tinanong ang mga netizen paano sasabihin sa Ingles ang pakiabot ng bayad. Nagbigay naman ng mga kwelang sagot ang ilang netizen sa comment section. Meron po nagsabing, to go please, o di kaya ay... Anong to go? Barko yun ah. O di kaya ay, give me a loan at subtract the money from my hand. Subtract. Bay, nagpayo rin po na ipasa na lang sa ibang Pilipinong pasero yung bayad para hindi na po siya mahirapan. Pakiabot. Pakiabot, o. Dito. Please hand this over. Medyo malayo ba siya? Hindi, malayo siya. Nasa dulo siya eh. Catch it, baby. Catch it, bebe. Ba't may bebe pa? Ang isa namang netizen, pinayuan po ang TikToker na bumaba na lang, lumipat po ng ibang jeep na wala pong dayuhang pasahero. Sa uli ay nakipag-eye-to-eye contact na lang daw po si Steffi. Got it. At nag-sign language po sa dayuhan. Parang nginuso na lang niya, pare. Nginuso. At iabot ang kanyang bayad doon sa tsuper. At ang dayuhang pasahero naman, natawa lang daw sa kanya, mga kapuso, ng kanyang ngusuin. Yun. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ay, naku, mga kapuso. Itong e-trike, mga kapuso. Ayan, huhulihin na po kayo. Dapat merong... Sinong huhuli? Aba, siyempre dapat local government sama unit ang MMDA. Nag-usap-usap na raw sila. Pati LTFRB, DOTR, diba? LTFRB, oh. DOTR yan eh. Sino ba nagbigay niya mga karamihan sa mga DOTR? Hindi, parang ano lang daw ito. Maganda yan. Parang eksperimento. Maganda naman kasi yung i-trike yan eh. Walang pollution. Ini-emit na pollution. Walang pollution yan. Kaya minsan pare, may identity crisis yan eh. Minsan ang e-bike dumadaan sa pedestrian. Bawal yan. Pedestrian po sila. Bawal po. Minsan din, dumadaan sila sa highway, piling motorsiklo. Bawal po sila doon. Sapagkat hindi po sila rehistratong motor vehicle. There should be some sort. Forma ng regulasyon, no? Sa kanila. Yung iba daw, nakarehistro sa LGU. Ganun ba? Oo. Pagka nakarehistro ka, regulated so, ka. So, anong nagbigay niyang DOTR? Sa natatandaan ko, para daw gamitin doon sa mga tourist destination. Kasi maliit ang kalsada, di ba, sa Boracay. Di ba, nagpadala sila sa Boracay niya. Sa Boracay, 200 maliit units. Maliit ang kalsada doon. Sa, may nakita ako sa may Tagaytay.
Ayun. Meron yung mga... Yung parang habal-habal na. Saan ka lalabas sa Tagaytay? National road na rin naman yun. Yun nga. Diba? Traffic-traffic sa Tagaytay pa rin. Nakagadag sa traffic yan. Oh, ngayon, ano pinag-uusapan? Huliin daw sila. Huliin. Pagka hindi pa sila, no? Hindi sila na... Dapat may lisensya. Kasi ang feeling mo, marunong ka lang magbisikleta. Kasi marami nang na-disgrasya raw dyan. Oo, ang dami mga na po. 556 yata ng mga aksidente na involved. Dapat to. Yung iba nga dyan, di na tumatakbo dahil nasira na yung mga baterya. Yun. Habang hindi po kayo nare-regulate, huhulihin muna kayo. Ayan. Kaya umiwas po kayo sa mga highway, bawal po kayo dyan, mga kapuso. Ayan ako. Yan ang hindi ng skugo ng mga project. Naman, oo. Hindi napag-isipan na mabuti. Eto, balikan natin ang ating mga headlines. Damang init o init factor sa Metro Manila, titindi pa pagsapit po ng Marso, dulot po ng El Nino, ayon po sa PAGASA. Isang labor group na niniwala ng hindi malulugi ang mga negosyante sakaling aprobahan ng 100 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa. Samahan ng mga negosyante, nangangamba namang magdulot ng catastrophe o kapahamakan ng isinusulong na dagdag sweldo. Padalang pera, remittance ng mga OFW umabot po sa record high noong Disyembre ng nakalipas na taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bumigay na ikalawang parapag ng simbahan sa San Jose del Monte City, Bulacan, idineklarang condemned ng city building official. Baka na-recover na bangkay sa landslide sa Maco, Davao de Oro, isa sa ilalim sa DNA testing para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Form para sa pagbawi ng pirma sa petisyon na may kaugnayan sa People's Initiative, inilabas ng Commission on Elections o COMELEC. Department of Justice, inirekomendang kasuhan ng mga opisyal ng MT Princess and Press, nagdulot po ng malawakang oil spill sa Oriental Mindoro nung nakalipas na taon. Panukalang heartbreak leave para sa mga empleyado na sawi sa pag-ibig, isinusulong sa kamera. Bati lang tayo, Pari Melo. Happy birthday kay Aldrin Ona. Si Aldrin Ona ay ating graphic artist ng WDTV. Aldrin, happy birthday sa'yo. Sige, live ka. Heartbreak live. Hindi, birthday live. birthday live. Happy birthday kay Nathan Andre Kalantuan. Ang pagbati galing kay Ninong Richard. At sumanyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na! TV pa! Portesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, Nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Goodbye mga kapuso, alas 8:01, saksi sa Double B, susunod na. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. You left this in my place daw? Kaninong place? Paano nasira itong relo mo? Hindi ko alam. May babae ka? Sino? Love, die, repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV.
Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Sabi ko na nga ba eh, si Pretty yun eh. Kaya familiar sa akin eh. Siya yung nag-viral na may kinaladkan na kabit mo sa Quiapo. Blackwire, 9:40 p.m. sa GTV. It's an outbreak only she could stop. Akala ng Umbrella Corporation na pigilan na nila ang infection, pero mali sila. It's us versus them. Resident Evil, Extinction, Friday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. Batay sa datos ng MMDA, Weng, nasa mayigit 500 na ang aksidente na kinasasangkutan po ng mga electric bike, no? E-bike. Mga electric trike, mm-hmm. Mga kapuso. E-trike. Ang daming nito, ang daming hugis nito. Merong daming versions. Marami siyang version, meron siyang parang trolley version, yung nakatayo ka, tapos may nakahawak ka lang sa bukas, lantad na lantad ng iyong katawan. Totoo ko dyan. At parang wala ka seatbelt. Parang scooter lang, nilagyan ng handle, diba? Wala seatbelt. Wala kang upuan doon. Tapos meron din pormang motorsiklo. Yes. Na disaksak mga kapuso electric bike. Pero meron din yung merong parang kala mo tricycle na iba ang forma, merong sasakyan sa likod. Yun, oh. Parang diba? Ginawa ng, sa Bangkok, sa Thailand, Weng, yung parang... Kaya mo yan? Basta, baka may tabag po dun eh. Tapos yun kasi yung ginagawang pamasada, Joel. Yung panghabal-habal ba, yes, no? Pinapamalit sa tricycle. Actually, ngayon, meron na rin nag-grab. Huh? Ang gamit ay e-bike. Nauso kasi nung araw yung grab na bisikleta. Ngayon, pati e-bike, ginagamit na rin pang grab mga kapuso. So, sinasabi rito, there should be some sort of regulation. Meron dapat na pag-re-regulate dito po sa industriyang ito dahil dumadami sila, Weng. Yes, oh. Hindi dapat should, must. Must, no? Must dapat for public meron. Safety, oh, yes. Kasi, ang sinasabi, kanina nga, nag-uusap kami ni Paring Melo, ang feeling ko rito, parang may identity crisis sila. Kasi minsan, feeling nila, bike pedestrian sila. So, doon sila dumadaan sa pedestrian lane. Totoo, pagka minalas-malas yung talagang pedestrian, mababangga mo eh. Tatanggalan mo sila ng right sa sarili nilang lane. Tapos minsan, pupunta sila sa highway dahil ang feeling nila, mechanized kami, para kami motorsiklo. Medyo mukhang may kinakailangan ayusin. Oh. So ngayon, mga kapuso, habang hindi pa kayo nare-regulate, huhulihin po kayo sa highway. Sabi ni Alex Aguilar na nanonood sa atin ngayon, tuk-tuk yung sa Bangkok. Tuk-tuk. Thank you, sir. Thank you. Kala ko kasi, muntik ko sabihin tik-tik eh. Hindi, tuk-tuk po. Uy! Sandali, mga kapuso. San galing? Tunawa na natin si Manny Vargas. Meron siyang flash report. GZWB Flash Report! Nasagabal sa kalsada sa Maynila, hinatak ng MMDA. Manny Vargas. Man, go! Wala nga rin pinatawa dito ang MMDA. Pati itong mga halaman na inilagay sa bangketa, pinagkukumpiska ngayon na
ng Sidewalk Clearing Operations Group ng MMDA. Ito'y bahagi ng ginagawang operasyon ng MMDA Special Operations Group at Tri-Force na pinangunahan ng kanilang officer in charge na si Gabriel Go. Ito, pakita lang natin yung mga halaman na dinadampot ng mga tauhan ng SCOGA na nandito, nakapila sa bahagi ito ng bangketa ng Cristobal Street dito sa Paco, Maynila. Kasama yan sa mga inaalis ngayon. Bukod sa nakita na natin binatak ng MMDA na tatlong mga kotse dahil nga sa illegal na pagparada sa bahaging ito ng Paco, Maynila. Ang lumalabas kasi mismong PSDBM. Yan yung informasyon na nakuha natin. Ang nagre-reklamo dahil pahirapan ang pagdahan dito sa kalye nito, dulot ka ng illegal na pagparada ng mga sasakyan. Kanina, may nakausap tayong isang sanatakan ng sasakyan na talaga namang hindi maitago ang kanyang pagkaini sa pangyayari. Narito yung nakausap natin na si Mang Billy. Aga-aga nila eh. Dapat aalis kami dito. Papasok kami sa trabaho eh. Aga-aga nila eh. Talagang... Hindi ko ba kayo nasabihan ng barangay na bawal daw po yung ganito klase ng pagparada? Oy, magme-meeting pala nga yung barangay sa Lunes eh. Dapat sa Lunes pa kami paayusin to eh. Bumalik agad eh. Ilang araw. Ayan, na si Mang Billy, isa sa mga residenteng naapektuhan. Ito, tanongin lang natin, Madrid, isang tanong lang kay Gabriel Go, ang OIC nitong MMDA SOG Strike Force. Sir, bakit daw ngayon lang kayo dumating? At parang wala naman daw kayong patawad. Well, hindi po, unang-una, hindi po kami ngayon lang dumating, no? Pangatlong beses na po namin dito sa Cristobal Street. The first time na nandito po kami, kahit paano, nagbigay naman po kami ng warning. Pangalawang beses, nag-operate na po kami. And also gave another stern warning sa mga residente na kung ano yung tama at kung ano yung mali. Pinakita naman namin, yes, we respect the one-side parking, pero hindi naman po pwedeng nakabalandra na nakabalandra sa kalsada, making it at the two-way street, making it into a one-and-a-half street. Dahil una-una kawawa naman po ang mga residente at yung mga sasakyan na dumadaan dito na nagkakaroon pa po ng traffic just because of mga nakaparada at nakahambalang po sa kalsada. Yan si Gabriel Go. Saan bahagi ng Maynila yan, Manny? Alam mo yung Otis, yung papunta UN Avenue, patagos ng... papuntang Pandakan yan, di ba? Tumatagos ng Pandakan, Otis. Baka ano, baka... Pero ito, hindi na ito patungo ng Pandakan. Yung pakaliwa, kung galing ka ng UN Avenue. Oo, get ko na. Yan yung pakaliwa rito. Ito yung sabi nga nilang marigang residente rito, dead end naman ito eh. Yan nga lang kasi ang reklamo ng mga residente rin dito at ng isang ahensya ng gobyerno. Pero hindi nila parking area yan. Kahit dead end pa yan. Ito. Ito kasi yung pinapayagan. Yan yung forma na pinapayagan. Kung makikita nyo, ganyan. Yan ang tamang pagparada na pwede ayon sa MMDA. Pero kanina, kung makikita nyo rin yung video yung pinadala natin, pahalang nakabalagbag. Eh. Pahalang. Nakabalagbag sila at nakausli ang mga puwitan ng mga sasakyan dito mismo sa kalsada. Yan ang dahilan kung bakit nagdagdag ako. Sabihan mo si OIC Gabriel Go. Abangan niya yung congressman, baka pumunta dyan. Baka may congressman na naman pumunta dyan. Ibang lugar yun. Ibang lugar ba yun? Hindi yung distrito yan. Ang kagandahan kasi dito ngayon, meron na silang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Maynila at may go signal sa kanila na sige, mag-operate kayo at kung kaya't wala nang nagiging ganong klase ng problema. Hindi tulad doon nakalipas na talaga namang... Marami na nag-text dito, yung Firmeza corner Algeciras daw sa Sampaloc. Baka pwede rin i-operate ng MMDA. Ang sisikip pa naman ng ano dyan, ng kalye. Sa Sampaloc? O yung mga ano, Ilooban, Manny. Tapos mapaparkingan mo na nakahambalang. Ay talagang hirap ang mga residente. Ito. Pinag-usapan na namin niya ni Gabriel Go. Kung papayagan niyo ako, isang tanong ulit. Kaugnay dyan sa binabanggit niya na ang sisikip ng kalye. Papaabot natin yung lugar na yan. Teka lang ha, papaalam lang tayo. Ma'am, mamarapatin niyo po, sisingit lang po ako ha. Sir Gab, kanina napag-usapan natin, El Nino, next month, fire prevention month, ang daming sunog. Dito sa Maynila, ang liliit ng kalye, pero ginagawa pa rin paradahan. Ano ba yung panganib ng ganyan? Paradahan ng kalye, pagkatapos may mga sunog. Correct. Napaka-delikado at napaka-importante niya, no? Unang-una, ang mga kalsada, sabi ko nga, we have to keep it open and continuous mobility ng ating mga motorista. Lalong-lalo na po, hindi natin maiwasan kung just in case magkaroon ng sunog, magkaroon ng emergency, yung mga emergency vehicles natin mahihirapan po pumasok yan kung meron po nakahambalang sa kalsada. Tulad po nung, in the case of this Cristobal Street, it's a two-lane street. Pag meron pa po nakahambalang, magiging one and a half, paano naman po yung mga bombero? Napaka-delikado po yan. It's a matter of seconds ang pinag-uusapan natin dito. And we've experienced and we've seen kung ano pong nagagawa ng mga, kumbaga, itong mga emergency vehicles na naantala ang pag-responde. That's why, kailangan po, we have to make sure, hindi lang po ito para sa
convenient ng ating mga motorista na magkaroon ng maayos na paradahan o maayos na kalsada. But this is also when it comes to safety. Dahil yun nga po, ang mga ambulansya, ang mga bumbero, kailangan po yan mabilis na responde. Hindi po pwedeng maantala at magkaroon po ng nakaharang sa kalsada. Dahil, as I said, 1 second, 2 seconds, it's already a big factor po yan. Okay. So, papabot ko na lang sa iyo, inabagit ni Wing Salvation. May nag-text ngayon sa opisina, sa ating stasyon, sa DCWD, Algeciras, sa sabay bahagi ng Sampaloc, ay ginagawa rin daw paradahan. Yan pong mga problema natin sa kalsada, no? Lahat naman po ito, talagang responsibilidad at actionan po namin ito. However, ang aming ahensya, we are also calling for a collaborative effort na magtulungan po tayo, hindi lang po sa national government, but also in the local arena, lalong-lalo po ang mga local government at ang mga barangay. Dahil ang alam naman po naman natin, when it comes to sa isang community, ang unang line of defense is the barangay. Sila po ang pinupunta ng mga tao. So kami po, ang aming ahensya na nawagan po kami sa mga barangay na magtulungan po tayo. Dahil ang sa amin, gusto namin ay maayos na kumbaga kondisyon sa ating mga lansangan. And we can do this kung magtutulungan po tayo lahat. Alam po. Yan si Gabriel Go, ay simuli ng MNDA Special Operations Group o Special Operations Group, Strike Force. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio, DCWB. Dapat, totoo. Super Radio, DZWB, Last Taxi sa WB. Alright, nasa linya natin si MMDA Chairman Romando Artes. Attorney Artes, magandang umaga si Joel Siweng. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Magandang umaga po at Happy Valentine's Day. Happy V-Day. Belated po, Attorney. Pero ano, hindi maganda ang timplada para sa mga ano, yung mga nag-aari po ng EVKLs dahil meron pong bagong panuntunan. Para ho mas malinaw, saan ba sila pwede? Saan sila bawal? Sinong pwede magmaneho? At kailan magkakahuli? Yan. Meron naman po tayong pinapakana administrative order galing sa LTO. Hindi po kasi yan sa ay, sinasabit lang po ang linya. Chairman, na balikan po namin kayo. Ayusin lang namin ang linya. Sayang yun, ah. Maganda ang ano, malinawan tayo dito kasi Weng, may nagba-viral ah, bata nagmamaneho ng e-bike. Diba? Isko, mga kapuso, no? Kasi walang license. Walang license. Ano ba dapat na panuntunan? Actually, nung panahon pa ni, ano, ni Sir Edgar Galvante, tinatanong na natin ano ba panuntunan din. Sabi nila pinag-aaralan pa raw nila. Ang tagal na nun ah. Eh, medyo pandemic nung nakalipas time. Na ano pa yun, na administrasyon, mga kapuso. Si Chairman Artes ulit, nasa linya natin. Maayos na ang linya niya. Chairman. Apa, magandang umaga po. Apa, noong pa pong nakaraan, nag-issue na po ang LTO dyan ng panuntunan kung saan depende po sa speed. Doon po magkakaroon ng mga regulasyon like pag more than 25 kilometers ang an hour ang natatakbo, pwede na po sila sa barangay road. So, mga ganun po. Dito po ngayon sa binabalangkas namin, mukhang kailangan na pong i-regulate talaga. Dahil despite yung sa kautusan na una-una bawal sila sa national highways, ay marami po tayong nakikita na nagba-viral na nasa SLEX pa nga. Ha? Alawa po. Nagbabayad naman ng toll fee. Hindi ko po alam. Hindi, pero dapat pag violation yun, hindi na dapat pinalulusot ng ba't toll. Ba't pinapasok ng ano ng SLEX? Diba ba? Sa toll palang hinarang na dapat. Nakapasok doon sa SLEX. Nakakatawa nga po. Tapos for quite some time, naandun po siya sa gitna ng puting kuhit. So wala yun, siya sa isang definitive lane. Tapos pinadaan-daanan. Nag-split lane siya, no? Oo, nag-split lane. Okay, so bawal sa national highway, Chairman? Opo, absolute po yun. Pero despite that nga po, nakakakita tayo ng mga ganoon. May mga videos din po na stop na, naka-red light, dire-direcho. Meron po namang isang picture na nagpapakita na inabot po siguro siya sa gitna. At sinasa gitna po siya ng box na yellow. At kampante-kampante na naghihintay ng green light. Meron din naman pong picture na estudyante ang nagmamaneho. Naka-uniform pa, mukhang barely high school. So, yun po yung napag-usapan kahapon at lahat po ng representante ng mga LGUs, particularly yung mga traffic heads, ang nagsasabi na it's about time na one, iparegister din po lahat ng mga ito. At yung pong nagmamaneho ay i-require na magkaroon ng lisensya dahil marami raw po talaga na since wala nga pong lisensya, walang disiplina, hindi alam po yung traffic rules, nagka-counterflow. Tapos po ang nagiging difficulty nila, pati na rin po siguro sa amin, pag hinuli nyo po
for traffic violation. Dahil walang lisensya, walang rehistro, kanino po namin i-issue yung ticket? Mm-hmm. So, i-impound na po ba namin? Yun po yung mga binabalangkas namin. Pag gano'n pa, pwede na namin i-impound. Mm-hmm. E sasabihin naman sa amin, ba't mo kami i-impound? Hindi naman kailangan namin yung lisensya. Correct. Or ng rehistro. Mm-hmm. Dahil yun daw po ang nagiging sales pitch ng mga nagbenta nitong mga e-trikes okay. na to. Speaking of nagbenta, hindi ba natin dapat kausapin yung mga dealers? Bago sila magbenta, eh dapat may mga requirements na kukunin doon sa mga bumibili. Actually, na kasama po yan sa napag-usapan at i-cover daw po ng LTO yan sa kanilang ilalabas po na guideline. Kailan daw ilalabas, attorney? Kasi baka ano, patuloy yung pagbebenta nito. Totoo yan. Opo, actually, ang usapan po namin kahapon ay sa Monday, isasubmit na po ni ASIC Bicor kay Secretary Bautista for approval. At once na approve po ay ipapublish po kaagad nila. On our part naman po, meron po kaming binabalangkas din na Metro Manila Council Resolution based doon sa napag-usapan kahapon. At iyan po ay magiging parte ng single ticketing system po natin dito sa Calacang, Maynila. Na ayon naman po kay Secretary Abalos ay as soon as ma-finalize po lahat itong mga regulasyon na ito, i-roll out po daw ito sa buong Pinas. Okay, attorney, and sooner or later, magiging problema rin po ito sa mga probinsya. Mm. Chairman, kung i-regulate natin yung paggamit ng mga e-trike, e-bike, paano po yung lisensya ng gumagamit? Kasi as it is now, kahit sino pwedeng gumamit eh. Minor de edad, okay na yung mga nakatatanda. Pero yung minors, sa regular na sasakyan, hindi natin pinapayagan. I-regulate man muna po, parehistro man ang e-bike o e-trike, kung minor pa rin ang gagamit, violation pa rin yun. Opo, kaya nga po isasama po yung sa regulasyon na yung nagmamaneho po nitong e-bike or e-trike, regardless kung nasaan, mas haba driver, a valid driver's license. Mm-hmm. So, pag naman na-require po yon, ma-exclude na po itong mga minors. Alright. So, para malinaw po ano. So, so ngayon, pag nagkahulihan, pwede na rin yung punto na pwedeng i-impound yung iyong e-trike. Pag wala pong lisensya. Yes. Opo. Kaya lang, ang tanong ngayon, habang wala pang malinaw na pagbabalangkas sa guidelines at hindi pa aprobado ng DOTR, ano mangyayari sa kanila ngayon? Ano ang mas malinaw na panuntunan ngayon? Pwede pa rin ba silang gumamit po ng national road? Bawal na sila? Po. Definitely po, bawal po sila sa National Road. Mm-hmm. Kami po dito sa MMDA, ang ginawa po namin, pinasubmit po namin sa mga lokal na pamahalaan. Marami po kasi sa kanila may existing ordinansa na regulating the use of e-bike. So in the meantime, kami po dito sa MMDA, ang gagamitin po namin muna na panuntunan nga po or guidelines ay yung po mga individual na ordinansa ng mga LGUs po dito sa Metro Manila hanggang sa makakama po kami ng sariling MMC resolution. Pero ang problema, Chairman Artis, ganito eh, may kanya-kanya na ordinansa pero naglilipa na sa National Highway ang mga e-trike o e-bike. So ibig sabihin, baka po hindi alam ng kanilang local traffic enforcers yung panuntunan at ordinansa mismo. Na pag-usapan po naman yan kahapon at i-disseminate nga po rin nila at dahil nga po may initiative po ang DILG ni Secretary Abalos na absolute bawal po sa National Highway ito pong mga e-trikes na ito, ay kanila naman daw po ipatutupad agad-agad. In fact, nag-identify na po kami ng major road kahapon na talagang absolute po yung prohibition dyan. Pwede po namin malaman yung mga major roads na yon? Yung circumferential roads po natin, yung mga regional roads po natin, R1 to R10, Mabuhay Lanes, Commonwealth, C5, yung mga ganun po. Marami po yun eh, yung na-identify namin. Pero mga major roads. So far as MMDA is concerned po. Opo. Kasama na dyan yung mga e-scooter, ano? Opo, kasama po. Kasama yung mga i-regulate. E-scooter. Lahat po. Opo. Lahat po ng e-vehicles po ay ano na. Yun lamang po yung mga may konting complications, that's why we need to harmonize it kasi meron pong ilang LGUs na may programa katulong po ang Department of Energy kung saan ipinopromote naman po ito under EBIDA law. So kami rin po ay magpupulong makipag-ugnayan sa Department of Energy
para po ma-harmonize namin yung mga programa naman po nila na hindi in conflict dito po sa regulasyon na ilalabas po ng DOTR. Actually, may reklamo dito sa Facebook Live natin, Joel, Chairman Artes. Pinopromote nga ng gobyerno yung paggamit ng e-vehicle kasi whatever form para mas malinis ang hangin natin, hindi ba? Oo, yun naman tapos, ang maganda doon. Wala naman pong problema yun, tapos ngayon doon. Daw po parang nire-regulate o nililimit natin yung paggamit. Wala naman pong problema na i-promote yung paggamit. Kailangan lang pong i-regulate one kung saan sila gagamit, pwedeng gamitin. At yung pong mismong gagamit. Kasi hindi man po ibig sabihin na pinopromote na ini-encourage yung paggamit ng e-vehicles. Hahayaan natin na yung mga minor de edad magmaneho. Hindi sumunod sa batas trafiko. Ibang usapan na po yun. Yun. Pwede ba silang gamitin na pang pamalit sa tricycle? Kasi ang dami po nakikita na ginagamit sa public transport. Opo, actually, nga po yung nabanggit ko na yung iba po mga LGUs, katuwang po ang Department of Energy, ay may programa pong ganyan. So we just have to reconcile, lalong-lalo na po yung sa mga ibang issuance ng national government, like nga po yung prohibition sa national road, para po magkaroon ng clear-cut na definition yung kung saan nga po gagamitin, sino gagamit, saan lang sila pwede. Yung mga ganun po. Ibabalansi po natin lahat yan. Okay, liwanagin lang natin, attorney. Kasi prior ng uminit po itong isyung ito, yung e-trike, Weng, yung e-bike, pwedeng makigamit sa sa bicycle lane. Mm-mm. Kumbaga, pwede silang makihalo doon. Pero ngayon, kasi ang Commonwealth may bicycle lane. Yes. Ang East Avenue may bicycle lane. Mm-hmm. Ang Quezon Avenue may bicycle lane. Elliptical bawal ba sila doon ngayon? Sa amin po, pwede po basta e-scooter lamang. Hindi po pwede yung e-bike, yung e-trike. Yung kasi mas malaki yung katawan. Yung e-scooter pwede yun. Hindi nyo huhulihin yun. Hindi pa. Kasi po, maliit lang naman. Kasi yung e-trike, may kasama ng pasahero. Meron likod eh. Pasahero po, malapad po masyado. Para na siya ang mini-tricycle. Delikado po para sa nagbibisikleta po. Correct. Ayun, okay. Malinaw, Chairman. Thank you, Chairman. Sir, thank you. Salamat po. Baka, mahabol natin ito, Weng. Yung ating mga traffic enforcers natin, ang init daw ho ngayon. Ay, oo nga pala, Chairman. El Niño pa, summer pa. Ano ba ang paano tunan at ano ang habili ninyo sa mga tauhan ninyo sa labas? Una-una po, mag-soon, in-observe lang po natin, soon ilalabas na po natin yung water break policy kung saan every 2 hours po binibigyan natin ng water break yung ating mga tauhan. Ilalabas po natin yan. Tapos po, tayo naman po ay regular na may mga nag-i-sponsor ng tubig na inilalagay po natin sa coolers. Para malamig, para po maibsan yung uhaw ng ating mga enforcers. Don't worry po. We'll take care of it po. Gaano po katagal yung water break? 2 hours. 15 minutes po. 15 minutes. Every 2 hours. Every 2 hours, 15 minutes. Yes, so okay. Apa. During the 15 minutes, meron naman silang ka-rotation. Hindi na mawawala yun. Hindi po mawawala. Normally body sila Apa. Right. Staggered naman po yung pag-ano nila. Oh, very good. Na hindi po mawawala. Ingatan niyo po ang mga traffic enforcers natin sa heat stroke. Naawa ko sa kanila. Nakababad sa... Lalo na yung mga nanguhuli sa motorcycle lane, Weng. Nakababad, kakaawa. Ulanan, arawan sila, Chairman Apa. We'll take care of it pa. Very sir, good. Thank you. Attorney, salamat. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat po. Attorney Romando Ortez. So, pwede pa kung makigamit kayo ng bike lane ngayon, yung mga e-trike, yung baka single. No? Single lang. Single. Hindi wag po yung pamasada. Wag po yan. Wag yun. Bawal po yun. Parang mini-tricycle ang dati. Yun ang huhulihin. Ngayon, pwede kayong makigamit doon sa bicycle lane. Basta e-bike at e-scooter. E-scooter. Yan. Yan ang pinapayagan, mga kapuso. Alright. Pero bilin lang natin sa mga nag-e-trike, e-scooter, o kung ano mamang e. Huwag kayong gagaya doon sa mga kamoting motorcycle rider ha. Yung nakikipag-unahan kayo sa mga sasakyan pag traffic. Ay nako, mag-ingat kayo. Huwag kayong magkakamaling sabihin na ito po'y anti-poor. Ito po'y nire-regulate lang po natin. Para po sa public safety ito. Marami rin pong mga hindi nakakagamit po ng e-bike ang nadidisgrasya. Totoo dahil yan. Nga po sa e-bike. No? Okay. Oras natin, alas 8:27, radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. We'll be right back.
ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Success often comes with unexpected consequences. Akala mo ba hindi ko nahahalata yung ipinamumukha mo sa ama mo? Pag nilalambing ka ng tatay mo, huwag kang iilag. Hindi ko naman siya kilala eh. Katas ng Saudi, Friday, 3:15 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin, this could be one of the warmest year. Medyo ano ito ma'am, medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron din mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Singil sa kuryente sa Palawan, mananatiling mataas dahil sa pinasok na Emergency Power Supply Agreement ng Palawan Electric Cooperative ayon sa Department of Energy. Presyo ng sibuyas at kamatis sa lungsod ng General Santos bumaba ng 20 piso hanggang 40 piso kada kilo. Bilang ng mga na-recover na bangkay sa landslide sa Maco, Davao de Oro, umakyat na sa 72.
Mga babawi ng pirma sa People's Initiative hindi dapat hingan ng paliwanag ng COMELEC ayon sa ilang senador. Pag-aproba ng Kongreso sa pambansang budget, bulok dahil kulang sa transparency ayon kay Senate Minority Floor Leader Aquilino Pimentel III. Yan mga kapuso, mga balitang ang mga development. Abangan sa susunod pang mga palatuntunan ng Super Radio DZWB. May mga text messages dito tungkol sa e-trike, e-bike. Sabi. Ano ang magiging restriction code ng license ng e-trike driver? Kailangan pa bang may certification ng driving school bago magka-license? Kinakailangan meron po kayong lisensya. Regular license. License to drive. Ibig sabihin kahit anong sasakyan, motorsiklo man, o kotse man, o truck man, yun ay pwede na para gumamit kayo ng e-trike or e-bike. Kasi iniiwasan po natin dito, pati bata ho makagamit at magmaneho. No? Bawal po yun. As it is now, minsan pinagre-regalo ng mga kasi, generous na magulang eh. Sa totoo diba? Ang e-bike as walang regulation. As low as 12,000 pesos meron ka na. Meron ka na weng 8,000, makakabili ka na niyan. Kaya naman ang daming bagets kaya na nasa kali na ka-scooter, e-bike. Mga sosyal. Sabay mga kapuso. Puntahan natin itong balita ng ating mga Super Radio reporters. Mahigit 1,000 trabaho, nakusugan na kayo dito. Bubuksan sa job fair ng Caloocan Public Employment Service. Ang magandang balita hatid ni Sam Nielsen. Sam. Right, magsimula na nga ang umarangkada itong job fair, o mega job fair ng Caloocan na LGU. Simula alas 12 ng umaga. Kusa naman ay nag-aalok ng libong trabaho sa pamagitan nga nitong mega job fair ngayong araw. Sa abiso ng Caloocan LGU sa pamagitan ng kanilang Public Employment Service Office o PESO, inaasahan ang partisipasyon ng 22 partner na private companies. Sinabi nitong si Caloocan City Mayor Along Malapitan, bubuksan ang mega job fair sa layunin makahanap pa ng income generating program para sa mga mamamayan ng lungsod. Nasa 1,574 ang bubuksang trabaho kung saan ay maaaring mag-apply dito ang mga naghahanap ng trabaho sa larangan ng retail and trade, manufacturing service industry, transportation management at finance. At karamihan sa mga hinahanap nga ay mga sales staff, mga sales clerk, cashier, bagger, production, factory worker, accounting staff, customer service staff, delivery rider, logistics staff, IT support encoder, marketing staff, warehouse staff, at maging mga store leader o manager. Ang naturang mega job fair ay ginagarap na ngayon sa ikalimang palapag ng SM Grand Central at magtatagal naman hanggang mamayang alas 4 ng hapon. Ako ni Sam Nielsen ng Genis Paradio, DCWG, dapat ito. Yun o. Taxi sa Double B! Nag-text sa atin si Congressman, dating Congressman Nery Colmenares, si Attorney Nery. At sabi niya, tuktok yun, Joel. Tuktok nga. Yung tricycle sa bangko ko. Iba po yung nasa isip na Joel eh. Nabanggit po ni Weng. Sabi Sir Alex Aguilar. Kasi may nag-text dito, Weng. Nalito ako eh. TikTok yun, TikTok, sabi. Iba yung pinaghalo. Iba po yun. Tuktok nga raw po kayo talaga. Tuktok po yung sa bangko. Ito ha. Hindi pa kasi ako nakakasakay doon kahit hindi ko alam, sir. Hindi, pagka nagpunta ka ng bangko, it's a must. Nakailang experience mo. Kasi parang ano yan eh. Pag nagpunta ka ng Pilipinas, sumakay ka ng jeep. Oo. Pag nagpunta ka ng Bangkok, nagpunta ka ng Pilipinas, sumakay ka ng kalesa. Oo. Mahal na kalesa ngayon. Sa Intramuros mo nalang makikita. Doon din ako naka-experience, diba? Weng, ng sa Bangkok ako naka-experience ng habal-habal. Talaga? Doon ako sumakay. Oh. Bakit ka po dumahay? Daming habal-habal dito. Ang habal-habal, sa Bangkok muna na, kumalat yan. Dito ka kaya na-experience ko yan. Pumunta ka sa taxi bay. Pag walang taxi, puro habal-habal yun, Joel. Yun nga. Pabulong pa yun. Saan po kayo? Saan po kayo? Ako na po bahala. Illegal. Ito, follow up ko kay Ma'am Weng tsaka kay Sir Joel. Kailan po ba pagbabawal yung e-bike sa mga bawal na lugar? Bawal na po ngayon pa lang. Yes. Kasi tinatanong nito kapag may mga namatay na po ba? Yan. Tsaka lang pagbabawalan. Itong si Vince Ledesma nagtatanong. Thank you, Vince. It took MMDA 500 plus accidents bago po. Pero meron na talagang dati pang regulation. Administrative order ng LTO. Hindi lang po na ipapatupad na mahigpit. Dapat ngayon pa lang matagal lang kayo hindi nagkalat sa kalye. Totoo yan. Tuesday nyo. Ugnayan sa ibang bansa laban sa online abuse and exploitation sa mga kabataan. Pinalakas pa ng pamahalaan.
Lalo daw dumami ito, Weng, noong panahon ng pandemya. Yung exploitation sa mga bata. No, online Tuesday, pa. Online. Tuesday, pasok. Patuloy ang pagpapalakas ng pamahalaan sa kampanya nito laban sa online abuse at exploitation sa mga kabataan. Sa pamamagitan nito ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa o counterparts, sinabi ni Department of Justice Undersecretary Nicolas T. na ibinababa nila sa mga barangay ang pagpapakalat ng mga impormasyon para iangat ang kamalayan ng publiko laban sa ganitong uri ng krimen. Kadalasan kasi anya na sa mga ganitong uri ng krimen, cross-border o pawang mga foreign sexual predator ang nasasangkot at naghahanap ng mga mabibiktima. Ang masaklap ay mismong mga magulang anya o kaanak ang silang nagsasadlak sa mga bata sa hindi katanggap-tanggap na paraan para lamang kumita. Ayon kay T, ang mga foreign law enforcement agencies ang nagbibigay ng referral sa pamahalaan ng Pilipinas kaugnay sa mga potensyal na kasong ito. At nagre-resulta naman niya sa pagkakasalba sa mga bata at pagkakahuli ng mga nasa likod ng krimen. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Ang Philippine National Police, tutugunan po yung utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang kampanya kontra cyber crimes. Mark Makalalad. Tiniyak ng Philippine National Police ang kanilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang kanilang pagtugon sa cybercrime. Ito ay matapos ang naging command conference kahapon kasama ang Pangulo na sinagawa sa kamkrame. Sa pahayag ngayong araw, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na committed ang PNP sa pagpapalakas ng kanilang kampanya sa cybercrime kasama kasi ito sa mga hakbangin papunta sa bagong Pilipinas. Palawanag ni Acorda, malaking hamon ang pagbabantay sa mga krimen sa internet, kaya kinakailangan nilang magbuhos ng atensyon sa cyber capability at communication equipment. Nabatid ang utos ni Pangulong Marcos sa PNP na palakasin ang kampanya sa cybercrimes ay sa gitna na rin ng magkakasunod na cyber attacks at email bomb threats sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang inyong kapuso, Mike Makalalad ng GMA Super Radio. DZWB, dapat totoo. Oras, alas 8.40, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Pagbabalita, walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZWB, hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZWB, Saturday Prime Time, alas 5:30 ng umaga, Double Wing sa Double B. Alas 6:30 ng umaga, Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 7:30 ng umaga, Pinoy MD sa Super Radio DZWB. Alas 8:30 ng umaga, Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Super Radio DZWB, Saturday Prime Time. Miss Apo ng Negosyo Goals. Be inspired and be motivated sa isang negosyante na nagsimula bilang isang reseller at ngayon provincial distributor na. Bukod pa riyan, kayo ba ay isang negosyanteng may planong mag-expand ng business? Pakinggan natin ang isang financial expert. Kaya naman, sabay-sabay tayong manood ng Negosyo Goals ngayong Linggo, 6:30 ng umaga, dito lang sa GTV. Ang batang ito ay may kakayahang mag-isip ng matuwid sa gitna ng isang mahigpit na kagipitan. Discover your inner culinary prowess. Iniisip mo bang hindi mo kaya? Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Tamang-tama ang timpla. And prepare each dish with a heart. You are all invited to a Korean royal feast every day. Ang pinakamagaling na tagapaglingkod sa lahat. Jewel in the Palace. Weekdays 2:30 p.m. and Saturdays 3 p.m. on GTV. Mga
mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Alright, dito po sa sa SM Marilao, may mga mobility cart na pinaparke lang po sa loob pero pinapagamit po sa mga bata. Ginagawang sa loob naman joyride, kasi ng mall yan. Basta wag yung lalabas ng mall. Pwede naman i-regulate din ng mga gwardiya sa loob ng SM yan. Tsaka may specific area na pwede lang puntahan. Kasi hindi baka daw sa, kung bata ang magmamaneho, baka makadisgrasya. Baka o siya ang madisgrasya. Hindi ba? So dapat ang mall ang nagre-regulate dyan. Oy, babati lang ako, Joel. Happy special greeting ito para kay Tatay Rene dyan sa Chestnut Street. Alam mo na yung mga kapitbahay ko. 75th birthday ni Tatay Rene and hi to Ma'am Jean. Maganda umaga po sa inyo. Kay Tito Marco na nanonood ngayon at kay Tito Jimmy Lou. Tinito talaga kita. Jimmy Lou, Henry, and Kuya Rudy. Maraming salamat po sa panonood. Alright, pahatiran niyo po ng ulam si Weng sa Chestnut. Weng, ano ka na dyan ha? Kilalang kilala ka na sa Chestnut. Baka susunod, ikaw na maging president ng Homeowners Association. Hindi ko pinangarap. Alam mo si Kuya Rudy, palagi sinasabi niya sa akin, nanonood siya sa bus pagpapasok. Talaga? Thank you. So palagi yung ang nakakatuwa doon, yung bus na kaya sinasakyan, naka-double BTV. Salamat diba? Sa mga thank you, Kuya Rudy. Sa mga bus companies na tumatangkilik po sa amin. Salamat po sa inyo. Huwag ko kayo ang huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo memenosin sa balita, sa impormasyon. Sulit na sulit yan. Lahat ng kailangan po ninyo malaman, malalaman nyo sa amin. Alam mo nakakaaliw yung TV nila, walang ibang channel. Ang galing. WBTV lang. Thank you. At saka yung pwede ka maglagay ng movie. Yun, oh. Oo. Salamat po. Baka ano nga, mag-invento nga ako ng TV eh. Na yan lang ang channel. Wala kayong channel. Hindi may nariregalo dati, Joe. Wala yung radio monitor. DCWB lang ang laman. Ay, salamat. Talaga naman. Sira yung pihita. Kita mo naman. Permanente po sa DCWB. Naman. Alright. Andali, mga kapuso. Magbibigay dalan tayo sa ilang mga paalala. Meron lang pong ilang mga text messages na babasa. Daming talagang concern tungkol sa e-bike. Kahit dito sa Facebook Live natin, gumabaha ng comment. Ang dami pong lugar, MMDA, na gusto nilang papasyalan sa inyo kasi baka daw po sila nakakaligtaan sa clearing operation. Yun nga. Mamaya babanggitin natin yan. Sige. Para maipabot natin sa MMDA yung mga dapat i-operate na mga lugar, mga kapuso. Pero meron din tayong mga reports na pabalikan. Ang oras po natin, 8:47. Radyo na! TV pa! Disiplina pa!
Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sabi ko na nga ba eh, si Pretty yun eh, kaya familiar sa akin eh. Siya yung nag-viral na may kinaladkan na kabit mo sa Quiapo. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Choose love. Ang pagmamahal, isa-share ko tong pag-ibig ko. Choose happiness. Bakit tinakusama ng lola mo? Ay, grabe! Grabe! Outfit check, lola! Mag-isaya sa fun ng halian. Steel! Mr. Boombastic. Rock! Si Bong, Mr. Boombastic. The correct answer is Bong. This Friday, kasama ang Vision. Grabe yung ngiti nila, oh. It's showtime! It's an outbreak only she could stop. Akala ng Umbrella Corporation na pigilan nila ang infection. Pero mali sila. It's us versus them. Resident Evil, Extinction. Friday, 8 p.m. on GFlix. On GTV. Tindi nito ah, yung e-travel.ph. Oh, di ba? Na-scam na rin. Oo, yung mga enterprising scammer na kitaan ng oportunidad, no, na ito'y gawing scam, mga kapuso. Biro mo, walang bansa ah. At least doon sa mga napuntahan ko, walang bansaweng na maniningil sa'yo pag papasok ka saan. Dito lang sa Pilipinas. Dito lang po. Pero may e-travel PH. Ito po yung ano eh, parang immigration slip. Kaya lang, tinanggal na po nila yung papel. Yes, so ito'y electronic na. Sa cellphone nyo na lang po yan. Diyan po, idideklaran nyo kung saan kayo pupunta rito. Ano bang hotel na pupuntahan mo, di ba? Tapos hanggang kailan ka. Yan yung mga usual na tinatanong, sa immigration counter kapag ikaw. So walang singil dapat yun. Correct. Pero online na yun eh. Meron sila na loko eh nga. Talaga? Sinisingil nila ng $30 to $50. Malaki yun ah. Oh, yung iba nga $100 pa ang singil. Diba? Eh, ang dami hong mga website na nakitaan po ng red flag. At ang bilang po rito ng itong grupo ng CICC, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center, eh nasa halos 15 website po ang gumagawa ng kalokohan, no? At sinisingil sila ang pasok nila ng Pilipinas. So, wala naman involvement. At sinasabi lang na immigration, mag-ingat kayo. Yes. Pagka naningil, wala yan. Peki yan, no? Kasi wala talagang singil. Saka yung website na yan, pag pinuntahan ninyo, nagbayad na kayo, hindi kikilalanin ng Immigration Bureau yung inyong pag-register doon. Kasi hindi yan konektado sa kanila. So ang worst no, nagbayad ka na,
mali pa yung ginawa mo kasi hindi ka rin naman kikilala na papapasukin ng immigration. Totoo yan. Oh. Eh, ano po yan, mga kapuso. No? Usually lang, ang problema lang dito sa e-travel PH, medyo, siguro apat na pahina ito. Ah, mahaba. Mahaba. So, kung ikaw naman tatamarin ka. Kaya lang, kailangan mong gawin. Must naman yun. Hindi ka naman papapasukin. Baka pwede mas padaliin. Baka nga dapat mas padali. Baka daming lang, unnecessary usually, po na pwedeng bawasin. Ano eh, talagang kailangan. Mas talaga. Mas talaga nandun talaga yung mga tanong na kinakailangan mo sagutan pagka gusto mo pumasok sa Pilipinas. So, ano ito ha? Wala akong singil. Yung e-travel PH. Ha? Yes. Pagka may naningil po sa inyo, peki po yung website na yun. Basta walang singil, yun sa immigration yun. Yes. May mga concern lang dito, okay lang pong i-regulate, sabi ni Ronald Reyes. Pero okay, pag-aralan mabuti, kasi malaking tulong po yung e-bike sa mga kababayan natin na walang kakayahang makabili ng mamahaling sasakyan. Lalabas po talaga na anti-poor kung hindi mapag-aralan mabuti. Actually ako, ang mahirap yung balancing act dito. Mas gusto ko yan, pamasada. Correct. Yung e-vehicle sa jeep, yung e-jeepney, gusto ko yon. Yung e-bus, electronic bus, gusto ko rin yon. Tama yan. Kasi, yan na talagang malinis. Oo, yung e-tricycle, gusto ko yon kasi basta pampasada mga kapuso dahil sila ang major contributor ng pollution. Totoo ka dyan. Tapos so mapabawasan may air pollution. Pagka e-vehicle ka, mabagal ang takbo mo. Correct. Hindi na kailangan magmatulin ka kagaya na ginagawa ng mga bus ngayon, di ba? Controlled. Mga tricycle ngayon, Diyos ko. Ito na problema natin, Joe. Halimbawa, bumili ka ng e-vehicle. Libre ka sa coding. So kung maraming bumili ng e-vehicle, although mahal naman talaga kung private car na gagamitin mo, di ba? Mahal talagang e-vehicle ah. Kaya nga isa sa mga... Sa kotse. Kasi oo, may sa mga, kotse. Correct. Mga mahalang so, electronic... Ano, totoo ka dyan. Pero ngayon, meron mga mura talaga yun ngayon. Yun nga. So pag ginawa mong mura, ginawa mong available sa amin, na mga ordinary citizens. Sinama mo yung sarili mo. Na ito lang ang kayang bilihin. Inihiwalay mo ako. Oo, totoo yan. Di ba? Lalo nito magta-traffic, ala kaming coding. Kaya nga, no? Oh, diba? Balancing act. Pagka dumating sa puntong yon, kinakailangan nga, isama na bagong regulation sila. Na naman. Bagong regulation. So, dahil ito lang, Joel, dahil ito ay bago sa sektor ng transportasyon, baka ngayon pa lang po, pagplanuhan nyo na tapos may long-term vision. Oo. Hindi yung parang urbanidad, yung urban planning natin dito, na ngayon pa lang tayo nag-iisip na sana ginawa ito 50 years ago. Dapat may foresight. Totoo yan. Ginagawa nyo na rin ngayon, may pangmahabaan na po ang actually, gawin ninyong patakaran. Nung ginawa nila sa Boracay, ako natuwa. Kasi, diba? Ang pollution sa Boracay, matindi ah. Pero nung nilagyan mo ng e-trike, nabawasan talaga dahil ang naghahatid na ng mga pasahero doon ay electric tricycle, mga kapuso. No? Alright. Tuloy ho natin, doon na ho tayo papunti. No? Pahiin na lang po natin na maayos ang mga patakaran natin. Yan, Suta natin to. Ayan, tungkol ilang pa rin sa e-trike yan. Ng e-trike sa Baclaran, pabor na i-regulate ang kanilang hanay. Kita nyo yan, Nympha Ravelo. Yes, Pabor ang ilang e-trike drivers sa Baclaran. Ang dami daw dyan. Ang dami daw, Nympha dyan. Ang dami talaga. Ang dami. E-trike. Talo-talo nga. Walang isang direksyon. Actually, yun ang problema nila, no? Kasi, sumasalubong sila eh. Kaya ang feeling nila talaga sa sarili nila, pedestrian. Hindi ko kayo kasi pedestrian. Kasi walang regulation. Tumasabay sa tao. Saka tumatawid sila sa Ross Boulevard. Tumatawid din papunta doon sa may Coastal Road kasi nakakabiyahe sila from Baclaran to PITX para Paranaque Integrated Terminal Exchange. So tawid highway talaga sila. Pero ito yung aking mga nakausap, pabor sila doon sa plano ng MMDA at ng Land Transportation Office na obligahin na sila na kumuha ng lisensya, driver's license at irehistro bilang pampasada ang kanilang sasakyan. Sabi na aking nakapanayam na si Mahmoud Kamar, maigi kong magiging legal na sila sa pagpasada mula Baclaran Church papunta sa LRT Baclaran at papunta rin sa MOA Complex dahil sa kanyang tingin, hindi na sila pag-iinitan ng mga traffic enforcers ng ilan, sabi niya, kumukotong at hindi na rin daw sila sisitahin kapag tumawid sila na Ross Boulevard. Ganyan din ang sinabi ni J.R. Sultan na ilang beses nang nasita dahil sa pagtawid sa highway dahil pumapasada siya mula Baclaran to PITX. Sabi ni J.R., aminado siya na wala siyang driver's license. Maigi kapag pinagrehistro sila dahil hindi na sila magiging mainit sa mata ng mga enforcers, may kotong o wala. 2,500 pesos ani ang tubos kapag ka na-impound yung kanilang e-trike kapag sila na pag-initan. Hinihikayat naman ng e-trike driver na si Ibrahim Osma ang mga kapwa niya pumapasada dito sa Baclaran na katulad niya magparehistro at kumuha ng lisensya. Maayos yung kanyang pasada at kagaya sa jeep, nakakapagsabit sa ng signage
kung saan yung kanyang ruta. Ang singil nila, 50 pesos sa 2 hanggang 3 pasahero. So, 50 pesos bawat isa. Pero kapag solo daw yung pasahero, special ang biyahe, 100 pesos ang kanilang singil. Narito ang kanilang pahayag. Ano, may iwasan yung panang ito. Kasi kami, kami nilalo ng mga ano, pag napag-tripa kami ng mga pusher. Talagay ka na. Nahuli ka na dahil walang lisensya? Opo, saka bawal sa highway dyan. Pero wala kang lisensya? Wala ka po. Magpapare-register ka na to. Ako na lisensya. Paso wala ka pa. Maganda po na-register. Dahil po para mas safety tayo sa mga ano. Mas komportable tayo bumiyahe. Hindi tayo natumatakbo sa huli. Ayan, yan talaga ang kanilang worry, yung panghuhuli sa kanila. Samantala sa area ng Baclaran, mabanggit ko lamang, maluwag na yun ang harapan at paligid nitong Baclaran Church dahil nag-clearing operations dito sa service road ng Ross Boulevard. Ipinagbawal na ang pagparada dito ng mga sasakyan, kaya nagagamit ang 4 na lanes dito sa service road ng Ross Boulevard sa harap nga ng Baclaran Church. Ako si Ninsa Ravelo, nandiyan ay Super Radio, DCBB, sa patotoo. Weng, batingin ko lang ang ano, ang Mandaluyong City Government dahil yung kanilang schools division ng Mandaluyong City ang number 1 uli sa National Achievement Test. Kayo na. Congratulations. Tinubuan ang bayan ko ng lunsod ng Mandaluyong. Diyan ako pinanganak no, sa Mandaluyong. At yung kanilang Mandaluyong Science High School, yung kanilang Masay, isa sa pinakamatigas na Science High School yung sa Pilipinas. No? Congratulations sa kay Mayor Ben Abalos at doon sa mga kawaninan DepEd po dyan. Andiyan na po si Connie. At si Connie Season. One on one. Walang personalan. Wala si Igan, mga kapuso. Ang oras po natin, alas 8.59. Ako po si Joel Reyes Ubel. Ako naman po si Rowena Salvasa. Magandang umaga, mga maharlika. Sa lahing makabayan. Alas 9.